Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na binubuli at nakakuha ng kapangyarihan sa ibang mundo, pagkatapos ay bumalik sa totoong mundo bilang pinakamalakas. Hindi kailanman naramdaman ni Yuya na bagay siya sa mundong ito, ngunit hinangad pa rin niyang gumawa ng pagbabago. Ang kanyang puso ay puno ng kabaitan, sa kabila ng pakiramdam na parang itinapon. Isang araw, habang naglalakad si Yuya sa isang makipot na eskinita, narinig niya ang paghingi ng tulong ng isang batang babae. Napukaw ang pagkamausisa, lumapit si Yuya upang tingnan kung maaari siyang magbigay ng tulong. Habang papalapit, nakita niya ang batang babae na nag-order ng tatlong lalaki na ayaw itong pakawalan. Kumakbang si Yuya at hinarap ang tatlo, tinutuya at pinagtatawanan ang kanyang pagiging mataba, ngunit nanindigan siya. Pinagalitan niya ito dahil sa kanilang pag-uugali, na ipinaliwanag na ang babae ay malinaw na nababalisa. Ngunit pinilipit nila ang kanyang mga salita, tinutuya at pagkatapos ay binigyan siya ng isang marahas na suntok. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at tinakot ang mga nanggugulo, na iniwan si Yuya na nakahiga sa lupa. Nagmamadaling lumapit ang dalaga para tumulong, ngunit si Yuya ay tumayo ng mag-isa at naglakad palayo. Sa kanyang pag-uwi, naalala ni Yuya ang mga magagandang aral ng kanyang lolo, na palaging humihimok sa kanya na maging mabait sa mga nangangailangan. Ang kanyang lolo ang tanging karamay niya sa isang madilim na mundo, at nagturo na magkaroon ng lakas ng loob na tumulong sa mga nangangailangan. Kahit na ito ay isang maliit na kabutihang gawa, ipinakita nito na siya ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Alam niya na balang araw, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo, makakatagpo siya ng tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iba, at ang tapang na iyon ay palaging liwanag sa kanyang landas. Sa buong buhay ni Yuya, tiniis niya ang matinding pambubuli. Sa paaralan, binubuli siya at hinubad ang kanyang mga damit habang tinatawag siyang pangit. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan siya ng kanyang mga magulang, na itinuring na hindi siya karapat-dapat na maging anak nila dahil hindi siya nagkaroon ng magandang mukha na katulad ng kanyang mga kapatid. Ang pagmamahal at paggabay lamang ng kanyang lolo ang meron sa kanya. Ngunit isang araw, namatay ang kanyang lolo, naiwan siyang tunay na nag-iisa sa mundong ito. Alam na kung ano ang mangyayari kay Yuya kung babalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang iniwan ng kanyang lolo na bahay at mga ipon ay nais na kunin ng kanyang mga magulang, ngunit dahil ito ay galing sa kanyang lolo, ipinagpaliban na lamang nila ito, at iniwan si Yuya na kanilang sariling anak. Namuhay ng mag-isa at napilitang magtrabaho upang mabuhay. Kinabukasan, dumalo si Yuya sa kanyang graduation sa paaralan, at muli niyang nakita ang mga bully. Nag-iwan sila ng mga insultong sulat sa kanyang notebook. Sinubukang tumakas ni Yuya, ngunit hinabol siya ng mga bully at ibinagsak siya sa lupa. Nakiusap siya sa kanila na ihinto at nagpapaliwanag na kailangan niyang pumasok sa kanyang trabaho. Ngunit ang mga bully ay tumawa lamang, nagsabi ng higit pang mga insulto at pambubugbog. Ang isang pulutong ng mga mag-aaral ay nagtipon sa paligid, ang ilan ay kumukuha ng mga larawan at video, habang ang iba ay nanunuya at nagtatawanan. Matapos tiisin ang buong araw na pagdurusa, pumasok si Yuya sa trabaho ngunit siya ay tinanggal dahil sa pagiging late. Nanghihina ang loob at umuwi, dahil kaunti na lang ang kanyang pera, instant noodles ang kanyang binili para sa hapunan. Sinubukan niyang manatiling matatag at ipagpatuloy ang buhay ngunit nang tingnan niya ang kanyang mukha sa salamin, napagtanto niyang imposible ito. Inaasahan niya na ang pagtatapos ay magbabago sa lahat, ngunit tila walang kakaiba. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, sinuntok ni Yuya ang kanyang refleksyon at nabasag ang salamin. Hindi na niya napigilan ang sarili, nauntog siya sa pader. Sa kanyang pagtataka, ang pader ay gumalaw na nagsiwalat ng isang lihim na pinto sa isang nakatagong silid. Hindi sigurado si Yuya kung alam ba ng kanyang lolo ang tungkol dito, ngunit nakita niya ang mga souvenir mula sa mga paglalakbay ng kanyang lolo sa buong mundo. Natuklasan ni Yuya ang isa pang misteryosong pinto sa loob ng silid. Pagbukas niya, nakita niya ang isang kubo sa bundok. Pagpasok sa loob, bumungad sa kanyang mga mata ang isang status window. Nalilito siya at inakalang pumasok siya sa ibang mundo. Bumalik sa dating kwarto para makasigurado. Habang tinitingnan ang pinto, lumitaw ang isa pang status window na nagpapakita ng kasanayan sa pagtatasa, at marami pa ang sumunod, kabilang ang mga function ng menu, conversion at paglipat ng pera, at mga paghihigpit sa pagpasok. Nalilito si Yuya, ngunit nakuha niya ang mga pangunahing kaalaman. Ang huling status window ay makikita na ang kanyang stats ay nasa isang punto lamang. Pagkatapos magbasa ng mga status window, nalaman niya na maaari siyang magtalaga ng mga puntos at gumamit ng kahon upang mag-imbak ng mga item. Ngunit kailangan niyang malaman kung nasaan siya. Upang gawin iyon, binuksan niya ang isang bintana at tumingin sa labas. Nang makita ang view, sa wakas ay napagtanto ni Yuya na siya ay nasa gitna ng isang makapal na kagubatan sa isang ganap na bagong mundo.
Habang pinagmamasdan ni Yuya ang mesa, may napansin siyang kakaibang sulat na nakapatong sa ibabaw nito. Sinubukan niyang basahin ngunit hindi niya maintindihan ang wika. Sa isang iglap, binigyan siya ng system ng kasanayan na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang hindi pamilyar na teksto. Ang liham, na isinulat ng dating may-ari ng bahay, ay nagsisita ay namatay na. Bilang susunod na taong makakatuklas ng bahay, siya ang bagong magmamay-ari nito, kasama ang lahat ng nasa loob. Ipinaliwanag din ng liham na ang bahay ay protektado ng mahika, na pinipigilan ang sinumang magtangkang pumasok. Sa bagong kaalamang ito, sinimulan ni Yuya ang paggalugad ng bahay, sinusuri ang iba't ibang armas at kagamitan na nakaimbak sa loob. Kinuha niya ang isang espada na sa paggamit ng kanyang kakayahan sa pagtatasa, naging lubhang mapanganib. Tumabas sa bakuran at sinubukan ang espada. Dahil sa kakulangan ng mga stats, malinaw na nabigo siya sa kanyang unang pagtatangka at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, isang bagong status window ang lumitaw, na nagpapakita na siya ay nakakuha ng isang punto ng kasanayan sa mga espada. Sa palagay niya ay mabilis itong nakuha dahil nagmula siya sa ibang mundo, at nagpa siya nasubukan ng iba pang armas na nakakuha ng punto ng kahusayan sa bawat isa. Pagkatapos niyang ma-master ang lahat ng mga kasanayan, nawala ang mga ito at napunta sa isang kakayahan na tinatawag na True Martial Arts. Habang pinapasok ni Yuya ang kanyang mga armas sa kahon, bigla siyang nakarinig ng mga yapak na papalapit. Tumingin siya sa harap at nakita niya ang isang bloody ogre na sumusugod sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mahika na nagpoprotekta sa bahay ay bumuo ng isang harang na nagpatigil sa ogre na makapasok sa loob. Ipinagpatuloy ng ogre ang pagsalakay habang sinusubukang lumampas sa harang, at tiningnan ni Yuya ang mga stats ng ogre na nagsiwalat na ito ay nasa level 300, isang malakas na kalaban. Nang hindi makalusot sa harang, kinuha ng ogre ang isang puno at hinagis ito kay Yuya, at muli siyang naligtas sa harang. Nag-iisip si Yuya kung dapat ba niyang ihagis ang kanyang sibat sa ogre. Sa pagsisikap na makaligtas, inihanda niya ang kanyang sarili at inipon ang bawat lakas sa kanyang katawan upang ilunsad ang sibat. Nang tiningnan ang kinalabasan, namangha sa nakita, ang mga dugo ay tumalsik sa buong lugar at ang ogre ay may malaking butas sa dibdib. Napaluhod si Yuya, nakatitig sa kanyang mga kamay na hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Tumingin siyang muli at ang ogre ay nawala. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang status window na nagpapakita na siya ay nag-level up sa level 100 at ang lahat ng kanyang mga stats ay umabot sa 1,000 puntos bawat isa. Tumapit siya sa lokasyon at nalaman niyang may ilang kagamitan at item sa lupa na nahulog mula sa pagpatay ng ogre. Sinimulan niyang ipamahagi ang kanyang mga puntos sa stats at dahil napagod nagpa siya na bumalik at magpahinga. Habang papalapit sa pinto, biglang lumitaw ang pera na galing sa cash out window. Ang perang ito ay magagamit niya sa totoong mundo. Gayunpaman, ang gabing iyon ay naging bangungot ni Yuya. Ang kanyang mga buto, kalamnan at balat ay nagsimulang maglipat-lipat at lumibot lahat ng sabay-sabay, na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit at huminto lamang nang siya ay nawala ng malay. Kinabukasan, nung tiningnan niya ang kanyang tiyan ay nawala ito at napalitan ng six-packs. Habang hinahawakan niya ang kanyang mukha at buhok, napansin niyang lumaki ang kanyang damit at may nagbago sa kanya. Sinusubukan niyang tingnan ang sarili sa salamin, ngunit nasira ito at hindi na niya inisip. Dahil hindi nakasya sa kanya ang kanyang mga damit, isinuot niya ang mga kagamitan na mula sa bahay sa ibang mundo at pumunta sa labas. Natuklasan niya na ang dating may-ari ay nagtatanim ng mga gulay, kaya nagpa siya siyang panatilihin ang hardin para sa kanilang karangalan. Biglang lumabas ang halimaw na level 200 at nagsimulang sumugod laban sa harang. Ngunit sa pagkakataong ito ay kalmado na si Yuya. Rilabas niya ang kanyang sibat at mabilis na tinalo ang halimaw. Pagkatapos, may nakita siyang mga normal na item, ngunit maswerte sa pagkakataong ito dahil nakakuha siya ng isang pambihirang item at agad niyang isinuot ang bagong necklace. Ang kanyang level ay tumaas sa 150 at ang lahat ng kanyang mga stats ay umabot ng hindi bababa sa 2,000 puntos bawat isa. Bumalik at nagpas siyang gamitin ang bagong cash out na pera upang bumili ng bagong uniforme para sa kanyang paparating na pasukan sa high school. Ngunit hanggang sa araw na iyon, inalagaan ni Yuya ang bahay sa bagong mundo, at nang kinain na niya ang mga gulay ay lalong tumataas ang kanyang stats. Masaya siya sa kanyang mga bagong araw, at iniisip ang tungkol sa kung gaano siya nalulungkot na pumasok sa high school pagkatapos ng pambubuli sa lahat ng mga taon. Pero ngayon, nalampasan niya ito at naging mausisa sa bagong mundo. Nagsimula siyang mag-training at pinapalakas ang kanyang mga kasanayan. Kumakain siya ng mga kakaibang pagkain galing sa halimaw at naging masaya sa bagong buhay. Subalit, ayaw siyang tigilan ng mga halimaw, tulad ng elite na duwende. Ipinasok na niya ang mga item sa kahon at handa na para sa kanyang bagong paaralan.
Kinabukasan, si Yuya ay papasok na sa kanyang bagong paaralan at hindi niya napapansin ang mga tao na nakatingin sa kanya, habang pinag-uusapan kung gaano siya kagwapo. Sa silid-aralan, nilapitan siya ng kanyang mga dating bully. Nagsisimulang manginig sa takot at tinanong kung sino siya. Inihayag niya na siya ang pangit na bata na dati nilang binubuli, pero bulat na bulat ang reaksyon ng lahat. Walang makapaniwala sa pagbabago. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling pumunta si Yuya sa banyo para makita ang kanyang refleksyon. Pagtingin niya sa salamin, napasigaw siya nang makita ang kanyang bagong hitsura. Kaharap niya ang kanyang mga kapatid, na nagtataka kung paano nagbago ng husto ang isang talunan na tulad niya. Ngunit biglang dumating ang isang babae. Nagtataka si Yuya kung sino siya, subalit nagpakilala ang babae bilang si Kaori ang iniligtas niya noong nakaraan. Nagtanong si Yuya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sinabi ni Kaori na hinahanap siya nito dahil gusto siyang pasalamatan. Inaalok ni Kaori si Yuya kung gusto niyang sumali sa Jose Academy, at kinikilala ito ni Yuya bilang isang paaralan para sa mga super elite. Nalaman na si Kaori ay nasa student council at ang kanyang ama ay ang chairman ng paaralan. Natutuwa si Yuya sa kanyang alok, ngunit sa tingin niya ay hindi siya ganun katalino para sumali sa naturang paaralan. Ang kanyang mga kapatid ay sumagot na gusto nilang sumali at sinabing sila ay nakakataas kay Yuya sa parehong academic at sports. Ngunit tumanggi si Kaori dahil sinisiraan nila si Yuya, at ibinunyag na alam niya ang lahat tungkol sa kanilang pangit na pag-uugali. Sinabi niya kay Yuya na ang kanilang paaralan ay nagbibigay diin sa personalidad kaysa sa academic lamang, kaya hindi magiging problema para sa kanya ang mag-enroll. Iminumungkahi ang kanyang pagdalo na ipapakita sa kanya ang paaralan, kaya hinila siya ni Kaori at umalis habang ang kanyang mga kapatid ay hindi makapaniwala sa nangyari. Dumating sila sa academy at ito ay isang sikat na paaralan na puno ng mga mag-aaral na mahuhusay. Nakipagkita siya sa chairman na si Sukasa na nagpapasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Sinabi ni Yuya na ito ay maliit na bagay, ngunit sinabi ni Kaori na siya lang ang taong tumulong sa kanya. Inaanyayahan siya ni Sukasa na sumali sa paaralan at nag-aalok na magbayad ng kanyang matrikula bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanyang anak na babae. Ngunit nagdadalawang isip si Yuya, iniisip na hindi siya babagay dahil mga matatalino lang ang karaniwang tinatanggap. Sinabi ni Sukasa na ang mga matatalino ay mga normal na tao lamang na nakahanap ng tamang paraan upang magtrabaho ng husto at maglaan ng mas kaunting oras, pero iniisip ni Yuya na sila ay may talento. Sinabi ni Sukasa na ang bawat isa ay may kanya-kanyang talento at sa pamamagitan ng mga hamon at kasiyahan ay malalaman niya sa kalaunan kung ano ang kanyang mga talento. Sinabihan niya si Yuya na subukan ang paaralan ng isang araw. Pumasok ang isang guro na nagnangalang sa Wada at ipinakilala siya ni Sukasa bilang isang kilalang siyentipiko, ngunit ang kanyang pagtuturo ay madaling maunawaan. Si Yuya ay naghahanda para sa kanyang unang klase at nag-aalala ngunit iniisip niya na ang mga bagay ay hindi maaaring mas masahol pa kaysa sa kanyang unang paaralan. Tinawag siya at nagpakilala ngunit lahat ng estudyante ay tulalang nakatingin sa kanya. Nag-aalala kung ano ang kanilang mga iniisip ngunit lahat sila ay humanga sa kanyang kagwapuhan. Umupo siya sa likod at nakibahagi ng libro sa babaeng kanyang katabi. Nag-iisip si Kaori kung okay lang si Yuya, at habang nagpapatuloy ang klase ay napansin ni Yuya na ayos lang ang lahat maliban sa mga estudyante na mas aktibo at nakatuon sa pagtatalakay. Sa kanilang break, isang grupo ng mga estudyante ang nangungulit na kilalanin si Yuya na nagtatanong kung siya ay isang idol at kung may kasintahan. Pinigilan sila ng isang mag-aaral na nagngangalang Rio sa kanilang pangungulit at dinala niya si Yuya sa cafeteria upang kumain. Namangha si Yuya nang makita ang menu at lahat ng pagkain ay libre kaya naisip ni Yuya na parang isang panaginip. Umupo sila kasama ng isa pang estudyante na nagngangalang Shingo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa anime at nagulat si Yuya na sila ay magkatulad lamang. Habang kumakain si Yuya ay napansin niya na tingnan siya ng mga ibang estudyante dahil sa kanyang suot na uniforme. Tinanong siya ni Shingo kung anong club ang kanyang sinalihan, ngunit sinabi ni Yuya na hindi siya kabilang sa alinman. Si Rio ay wala rin sa alinmang club, ngunit ito ay dahil magaling siya sa lahat ng uri ng sport at nahihirapang pumili. Ipinahayag ni Shingo na bahagi siya ng gaming club at nagulat si Yuya na pwedeng magdala ng console sa paaralan. Sinabi ni Shingo na ayos lang basta hindi sila maglalaro kapag may klase. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga video game, mas nagiging komportable si Yuya sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, nakipagkita siya kay Sukasa at inamin na siya ay naging masaya. Labis siyang humanga sa kung paano ang lahat ng mga mag-aaral ay masaya at tinatrato siya bilang isang kapantay. Nagtanong si Sukasa kung gusto niyang magpatuloy sa paaralan, ngunit nagdadalawang isip si Yuya. Sinabi ni Sukasa na ang kanyang halaga ay maaari lamang magdesisyon sa kanyang sarili. Kaya pinag-isipan niya ito at nagpasya si Yuya na sumali sa paaralan.
Paglabas niya ng silid, naabutan niya si Kaori na nag-iisip kung sasali siya sa paaralan. Sinabi ni Yuya kay Kaori ang kanyang desisyon at natutuwa na siya ay mananatili. Inaanyayahan ni Kaori si Yuya na sumama sa kanya pagkatapos ng klase at tumingin sila sa ilang mga tindahan sa isang sikat na lugar. Iniisip ni Yuya kung pumupunta si Kaori dito na kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi ni Kaori na hindi siya madalas na nakakapunta dahil nag-aalangan ang mga tao sa kanyang pamilya at sa kanyang ama, pero sinabi niyang iba si Yuya. Kinabahan si Yuya kaya ininungkahi niyang pumunta sa crepe shop, at habang tumitingin sa mga presyo ay natutuwa dahil may pera siya mula sa ibang mundo. Masaya silang dalawa habang kumakain at gusto ni Yuya na subukan ang iba pang mga flavor, ngunit bigla niyang naisip na kung kakain siya ng labis ay maaaring bumalik siya sa pagiging mataba. Tinanong niya si Kaori kung paano siya nito nakilala gayong nag-iba na ang kanyang hitsura, ngunit sinabi ni Kaori na kahit payat na si Yuya ay nakilala niya ito dahil pareho pa rin ang hugis ng kanyang mga mata. Inalok niya si Yuya na tikman ang kanyang pagkain, kaya tinikman niya ito kahit nahihiya. Nag-alok din si Yuya at tinikman nito ni Kaori, habang ang ilang mga batang babae ay nanunood sa kanilang dalawa. Kinagabihan, nagpa siya si Yuya na bumalik sa ibang mundo. Nakasuot ng buong set ng armor at pumasok sa loob. Kahit na natatakot ay hinarap niya ang mga halimaw na lumilitaw. Pinatay niya ang mga ito at nakita niyang nag-level up siya sa 235, ngunit napagtanto niya na ang kanyang leveling ay naging mas mabagal. Kaya naisipan niyang umalis sa kanyang bahay para maghanap ng mas malalakas na halimaw na makakalaban. Naalala niya ang kanyang oras sa paaralan at gusto ni Yuya na makahanap ng bagong hamon. Pero paglabas ng gate, bigla siyang nakarinig ng sigaw. Kinuha niya ang kanyang sibat at sumugod patungo sa hiyawan. Natagpuan niya ang isang bilang ng mga sundalo na pinatay habang may napansin na isang goblin general na nasa level 200. Masasabi ni Yuya na ito ay delikado. Subalit, may nakita siyang isang babae sa likod. Kinagis niya ang kanyang sibat pero nasanggal lang ito. Gayunpaman, nakahanap si Yuya ng paraan para masipa ang mukha ng goblin at naging dahilan ng kanyang pagkapanalo. Tumingin siya sa babae ngunit sinabihan siyang may isa pang goblin sa kanyang likod. Tumilapon siya sa malayo at sinabi ni Yuya na pareho itong mas malakas at mas mabilis kaysa kanya. Ginamit niya ang kanyang sibat upang mag-vault sa ibabaw ng goblin at nagpalit ng palaso na naglulunsad ng isang barrage ng mga arrow. Uli siyang nagpalit ng espada at hinati ang goblin. Pagkatapos, pinuntahan niya ang babae na nagtataka tungkol sa ibang mga tao sa mundong ito. Ngunit nawalan nito ng malay at narinig ni Yuya ang ilang lalaki na papalapit sa kanila, kaya gumamit siya ng invisibility skill para magtago. May mga kabalyero na humahanap sa babae at nalaman na siya ay isang prinsesa na nagngangalang Lexia. Dito kabalyero na naghahanap at tumulong sa babae, sa palagay ni Yuya ay ligtas na ito. Pagtingin sa kanyang damit, napagtanto ni Yuya na dapat na siyang bumili ng bago dahil kumita siya ng kaunting pera mula sa kabilang mundo. Pumunta sa mall, at habang naglalakad si Yuya ay pinagtitinginan siya ng mga tao na iniisip na isa siyang artista o modelo. Ang kanyang damit ay enchanted upang manatiling malinis, ngunit sa palagay niya ay dapat siyang bumili ng iba upang hindi ito paulit-ulit. Samantala, makikita ang isang direktor na sinisigawan ang lalaki. Ang lalaki ay ang manager sa isang modelo na pinangalan ng show, ngunit si show ay hindi dumating para sa kanilang photoshoot. Tumawag ang manager mula kay show at nalaman na ito ay papunta pa lamang. Subalit, nagalit ang direktor dahil hindi nirerespeto ni show ang oras ng lahat ng nandoon na handa na para sa photoshoot, lalo na si Miu ang isa pa nilang modelo na buong umaga na naghihintay. Ang tema ng photoshoot ay nakatuon sa pagiging mag-asawa, kaya imposibleng kunan nito nang wala si show. Ang direktor ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin dahil ang lahat ng mga tao ay naghihintay na magsimula. Kaya siya ay nagpa siya na maghanap ng kapalit sa loob ng mall, habang si Yuya ay namimili sa paligid at nalulula sa dami ng mga pagpipilian. Rilapitan siya ng ilang mga batang babae at nag-aalala na ito ay mga tactics sa pagbebenta. Nagtatanong sila tungkol sa kanyang sarili at nag-aalok na tulungan siyang mamili. Gayunpaman, ayaw ni Yuya na sumama ang loob nila kaya magalang niya itong tinanggihan. Naiwang nakatulala ang mga babae at nagsimula silang magtaka sa kanya, ngunit iniisip ni Yuya kung tama ba ang kanyang pakikitungo sa kanila. Ang direktor ay nahihirapan na makahanap ng kapalit, ngunit sinabi niya sa kanyang katulong na hindi sila maaaring sumuko. Napadaan kay Yuya at naisip ng direktor na siya ang kanilang hinahanap. Rilapitan nila si Yuya at ipinaliwanag ng direktor sa kanya ang kanilang sitwasyon. Kinakabahan sa gagawin na photoshoot, ngunit iniisip niya ang lahat ng mga taong umaasa at sa huli ay pumayag siyang maging modelo nila. Gumanap siya bilang kasintahan para sa kanilang photoshoot at kinukuna ng mga larawan sa iba't ibang mga damit at posisyon. Sinabihan siya ng direktor na magmukhang mas gwapo ngunit nahihirapan si Yuya na gawin ang tamang paraan.
pero sinabihan siya ni Miyu na maganda ang kanyang ginagawa para sa unang pagkakataon at nabihag si Yuya sa kanyang hitsura. Nagpasalamat si Miyu sa pagtulong sa kanila, ngunit napansin ni Yuya ang paglapit nito sa kanya. Nakita ng direktor na mukhang matigas si Yuya at lumipat sila sa kanilang susunod na lokasyon. Humanga si Yuya kay Miyu sa pagiging magaling kahit na sila ay nasa parehong edad, kaya determinado siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Hinawakan siya ni Miyu para sa susunod na photoshoot at nataranta si Yuya habang tinutulak siya nito. Sinabihan sila ng direktor na mas lumapit pa sa isa't isa, kaya niyakap siya ni Miyu at itinulak papataas na lalong ikinahiya ni Yuya, at nagsimulang manood sa kanila ang karamihan. Samantala, sa kabilang mundo, makikita si Princess Alexia na nag-iisip kung paano siya nailigtas. Nagpasya siyang lumabas at ang kanyang mga kabalyero ay nagtataka kung saan siya pupunta. Sinabi niya na babalik siya sa Dark Forest para hanapin ang taong nagligtas sa kanyang buhay, ngunit sinabi ng kanyang mga kabalyero na imposibleng may nakatira sa gubat na iyon, pero iginiit ni Lexia na siya ay niligtas at dapat siyang magpasalamat. Binalaan siya ng kanyang mga kabalyero tungkol sa mga panganib na darating pabalik sa Dark Forest, ngunit sinabi niyang lahat sila ay sasama sa kanya sa pagkakataong ito, at iniisip nila kung kanino siya nagmana ng gayong walang pag-uugali. Pagbalik sa mall, natapos na ang photoshoot at pagod na si Yuya. Nagpasalamat ulit si Miyu at biglang nabulunan si Yuya sa kanyang inumin. Nag-aalok si Miyu ng pamunas kay Yuya, ngunit nag-aalala si Yuya dahil pawisan siya at hindi rin niya magagamit ang kanyang damit dahil hindi sa kanya ang mga ito. Iniisip ni Yuya ang kanyang karanasan sa pagmamodelo at sa tingin niya ay kahanga-hanga si Miyu. Ngunit sinabi ni Miyu na siya ay sanay na at binanggit kung paano siya nakagawa ng maraming pagkakamali noong bago pa lamang. Iniisip ni Yuya na ito ang unang beses na nakasuot siya ng ganitong mga usong damit dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang nakaraan. Nagtataka si Yuya kung bakit sinimula ni Miyu na magmodelo, at sinabi ni Miyu na gusto lang niyang mapansin dahil laging busy ang kanyang mga magulang para makasama siya. Pagkatapos niyang makakuha ng ilang mga tagahanga, nagpatuloy si Miyu dahil may mga taong nagpapasaya sa kanya at gusto niyang makapagbigay ng kaligayahan sa mga taong gusto siyang makita. Sinabi ni Miyu kay Yuya na magagawa rin niya ito, at sinabing dapat niyang kunin ang sarili niyang kapayapaan at pinapaalalahanan siyang enjoy lang ang lahat ng mga sandali. Habang nag-uusap sila, kinukunan sila ng direktor ng mga larawan ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating si Show at excited na ang mga tao na makita siya. Nilapitan niya si Miyu na sinasabing makakapagpatuloy na sila sa kanilang photoshoot. Itinulak niya ito sa pader at gusto niyang yayain si Miyu na mag-inuman ngunit nakikita ni Yuya na hindi komportable si Miyu. Inawat niya si Show at nagtataka kung sino siya. Subalit, sinubukan siyang suntukin ni Show ngunit itinapon lang siya ni Yuya. Nagulat ang lahat at iniisip ni Yuya kung gaano kabagal ang suntok na kanyang naramdaman. Natatakot siyang magdulot ng gulo sa pag-aakalang mapapagalitan siya dahil sa pambubugbog sa isang magandang lalaki. Ngunit ang mga tao ay nag-cheer para kay Yuya na iniisip na siya ay napakagaling. Nagtataka si Show kung paano siya natalo kahit na marunong siyang magboxing, at sinabihan siya ng direktor na umalis dahil nakuna nila ang lahat ng pangyayari. Tumakbo si Show at pinasalamatan si Yuya ni Miyu para sa kanyang tulong na isiniwalat na sinusundan siya ni Show at hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Sabi ng direktor ay laging ganun ang ugali ni Show at dahil sa nangyari ay malabo nang makatrabaho siya ulit. Tinanong niya kung interesado si Yuya na maging modelo pero sinabi ni Yuya na hindi siya karapat-dapat para gawin ang trabaho ng maayos at sa huli ay tinanggihan niya ang alok. Gayunpaman, nagpapasalamat si Yuya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatrabaho ang napakaraming professional. Irerespeto ng direktor ang kanyang desisyon at binigay kay Yuya ang lahat ng mga damit mula sa photoshoot bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Sinabi ni Yuya na sapat na ang pagkakaroon ng karanasan pero natural lang daw na mabayaran sa trabaho lalo na't siya ang nagligtas sa kanila at tinanggap ito ni Yuya. Umaasa si Miyu na makatrabaho niyang muli si Yuya sa hinaharap at binati ito ng good luck. Sa kanilang sasakyan, sa tingin ng direktor ay nakakapanghinayang na ayaw ituloy ni Yuya at alam niyang magiging magaling ito. Sa pagbabalik tanaw sa mga larawan, iniisip ni Miyu kung gaano kakaiba si Yuya at nakikita ng direktor na namumula si Miyu kaya tinutukso niya ito tungkol sa pagkakaroon ng crush kay Yuya. Inaayos ni Yuya ang kanyang cabinet, iniimpake ang lahat ng kanyang mga bagong damit at ang kanyang mga larawan ay makikita sa paligid. Nagtataka ang mga ahensya kung sino si Yuya, at makikita ang isang babae na desperadong pumirma na naguutos sa kanyang kasamahan na hanapin si Yuya bago pa ito mapuntahan ng ibang ahensya. Desidido ang babae na huwag siyang pakawalan ng makita kung paano nagawang tumayo ni Yuya sa tabi ni Miyu kahit amateur pa lamang. Samantala, sa ibang mundo, makikita ang mga kabalyero ni Lexia na nakikipaglaban sa ilang mga goblins. Nagpupumiglas ang mga kabalyero at biglang lumabas ang isang goblin sa kanyang likuran.
Gayunpaman, natalo ang goblin at nagulat silang lahat sa pagdating ni Yuya na walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga ito. Natutuwa si Lexia na makitang siya ay totoo, at tinapos ni Yuya ang mga goblin. Tinulungan niya ang isang kabalyerong sugatan at nilapitan siya ni Lexia na sinabing pumunta siya sa Dark Forest dahil may sasabihin siya sa kanya. Nagtataka si Yuya kung ano ang gusto niyang sabihin at biglang sinabi ni Lexia na gusto niyang pakasalan si Yuya na Si Yuya ay nalulula at iniisip na ang panukala ay masyadong biglaan, na nagpaisip kay Lexia na ang pag-ibig ay hindi madali. Iniisip ang bawat romance novel na kanyang nabasa. Ang pag-ibig ay kailangang may mga hadlang dahil magiging boring kung ang mga bagay ay nagiging maayos. Kaya hiniling ni Lexia na magsimula sila bilang magkaibigan. Subalit kinakabahan si Yuya sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan ngunit pumayag siyang maging kaibigan ni Lexia. Binanggit ni Owen na may isa pang dahilan kung bakit sila naroroon at iyon ay nais ng hari na bisitahin siya sa palasyo upang maihandog din niya ang kanyang pasasalamat ng personal. Nag-aalangan si Yuya pero ang sabi ni Owen na ito ay utos ng hari at hindi siya makakaalis hanggat hindi pumapayag si Yuya, kaya walang pagpipilian kundi tanggapin ang imbitasyon. Binanggit ni Owen na aabuti ng mga 5 araw kabilang ang paglalakbay, ngunit sa palagay ni Yuya ay makakaabala ito sa pagsisimula sa kanyang bagong paaralan, kaya hiniling niyang ipagpaliban ang pulong. Sinabi ni Owen na masaya silang maghintay para sa kanya sa araw ng kanyang pagdating. Umalis sila at sinabihan siya ni Lexia na ihanda ang sarili dahil plano niyang makuha ang puso nito sa susunod nilang pagkikita. Sa isang lugar sa kabisera ng hari, makikita ang isang lalaki na nag-uulat tungkol sa kanilang pagkabigo na pagtangka sa buhay ni Lexia. May isang lalaking nakamaskara, at nalaman na nagpadala siya ng mga asasin para sundan si Lexia ngunit napunta sila sa Dark Forest at ang mga asasin ay pinatay ng mga halimaw. Ngunit nagtataka ang lalaking nakamaskara kung paano nakabalik si Lexia na walang armas at binalaan ng asasin na huwag na siyang biguin muli. Hinubad niya ang kanyang maskara, pinakita ang isang disfigured na mukha at nalaman na bahagi siya ng maharlikang pamilya habang nanunumpa na gagantihan si Lexia. Bumalik sa bahay ni Yuya, minarkahan niya ang kanyang kalendaryo kung kailan niya balak makita ang hari. Isinuot niya ang kanyang bagong uniforme at umalis upang simulan ang kanyang unang araw sa paaralan. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga tao habang naglalakad at iniisip na isa siyang sikat na modelo. Pagdating, binati siya ng direktor ngunit humingi ng paumanhin dahil wala siyang oras para makipag-usap. Gayunpaman, sinabihan si Yuya na mag-enjoy lamang sa paaralan. Si Yuya ay ipinakilala sa klase bilang isang opisyal na estudyante, at nakita si Nario at Shingo na masaya na makita siya. Sa isang soccer game, nakilala ang isang estudyante na nagngangalang Roy. Naka-score siya ng 1 goal at lahat ng mga batang babae ay nag-cheer para sa kanya. Nanunood si Yuya mula sa gilid na humahanga sa kanyang husay, at nilapitan siya ng 1 batang babae na nagngangalang Kaidi. Nagtataka siya kung bakit hindi sumasali si Yuya sa laro, ngunit sinabi ni Yuya na wala pa siyang uniforme para sa sports. Nakita si Roy habang lumalaban sa kalaban na koponan, ngunit nilinlang niya ang mga ito at ipinasa ang bola sa kanyang kakampi na si Akira. Nagmamadali si Akira para makagol, naghahanda na gamitin ang kanyang espesyal na galaw ngunit nagulo siya at sinipa ito ng diretso kay Kaidi. Gayunpaman, nagawa ni Yuya na pigilan ito at nakapuntos ng goal na ikinagulat ng lahat, nagtataka kung paano siya gumalaw ng napakabilis. Tiningnan niya kung okay lang si Kaidi pero naiwan itong nakatulala at hindi makapaniwala. Dumating si Akira para humingi ng tawad, nanunumpa na magiging alalay niya ngunit sinabi ni Kaidi na okay lang siya at tumanggi. Tinitiyak ni Rio kay Akira na kakaiba siya at pinasalamatan sa pagligtas sa kanilang dalawa. Nang maglaon, makikita si Kaori habang papunta siya sa gym class na pinag-uusapan ng mga babae si Yuya, na iniisip na siya ay tulad ng isang prinsipe. Sinabi sa kanya ni Kaidi ang lahat ng nangyari at iniisip ng mga babae na dapat may girlfriend na si Yuya dahil siya ay napakaastig. Pero parehong iginiit ni na Kaori at Kaidi na hindi pa ito nakumpirma. Sa susunod niyang klase, kumaway si Yuya kay Kaori na nasa field at biglang may dumating na mga lalaki sakay ng mga motor. Pinalibutan nila ang mga batang babae na nag-iindayog ng kanilang mga baseball bat at lahat ng mga estudyante ay tumingin sa kaguluhan. Nalaman nila ang grupo bilang ang Red Ogre, ang pinakadelikadong grupo sa kanilang lugar. Nakilala sila ni Yuya at nakita niya ang kanyang mga kapatid sa grupo. Nagtataka si Kaori kung ano ang ginagawa nila sa kanilang paaralan at itinuro siya ng kapatid ni Yuya na si Yuta bilang anak ng direktor. Nakilala ni Kaori ang dalawa at sinasabing andito sila para balikan siya sa pagmamaliit at pagtanggap kay Yuya sa Aussie Academy. Binalaan sila ni Kaori na papunta na ang mga pulis, ngunit sa tingin ng kapatid ni Yuya na si Sora ay may oras pa sila bago maabutan, kaya plano nilang dukutin si Kaori bilang paghihiganti. Pinalibutan si Kaori ng mga masasamang lalaki at gusto siyang iligtas ni Yuya.
Gayunpaman, nakita ni Yuya na nanginginig ang kanyang mga binti kahit na nakalaban na niya ang mas malalakas na kalaban sa ibang mundo. Si Yuya ay may emosyonal na pinsalang kinakaharap dahil sa mga bully. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala tungkol sa kanya habang siya ay natatakot ngunit nagawa niya itong lampasan. Binuksan niya ang bintana at tumalo na ikinagulat ng lahat dahil nasa ika-apat na palapag sila. Dumating si Yuya na hindi armado, sinugod niya ang mga ito at sinabihan siya ng kanyang dating bully na oras na para turuan ng leksyon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na sugurin si Yuya, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake at dinasarmahan silang lahat sa isang iglap. Sinubukan na umatake ng kanyang dating bully, ngunit naiwasan ni Yuya at napunta sa likod na nakatuon sa pagligtas kay Kaori. Gayunpaman, pinigilan siya ng isang matabang lalaki na nagngangalang Amori. Sinugod siya ng lalaki ngunit hindi man lang bumalaw si Yuya at itinapon niya sa gilid. Pumunta si Yuya kay Kaori para makita kung okay lang ito, ngunit ang leader ng gang ay papunta sa kanila. Umiwas si Yuya ngunit ito ay umatake muli gamit ang kanyang motor. Tumalon si Yuya at nawala ng kontrol ang leader ng gang na naging dahilan ng kanyang pagkabangga. Nawalan ito ng malay at dumating ang mga pulis na inaresto ang kanyang mga kasama at ang mga estudyante ay sinabihan na bumalik sa kanilang mga klase. Sinigurado ni Yuya na okay lang si Kaori at bigla itong bumagsak, pero nahawakan siya ni Yuya at niyakap. Samantala, iniisip ni Yuta na walang silbi ang Red Ogre ngunit bigla siyang sinakal ng leader ng gang at sinisisi siya sa kanilang sitwasyon. Si Sora ay nagmamakaawa na pakawala ng kanyang kapatid ngunit siya ay sinipa at si Yuta ay patuloy na sinasakal. Gayunpaman, dumating si Yuya na pinaghiwalay silang dalawa at pinasalamatan siya ni Yuta. Inatake si Yuya ng leader ng gang ngunit tiningnan niya ito at bumagsak. Nagtataka ang mga estudyante kung ano ang nangyari, ngunit naayos na ang lahat at nagulat si Yuta kung bakit siya niligtas. Gayunpaman, sinabi ni Yuya na kahit sila ay naging masama sa kanya, sila pa rin ang kanyang pamilya at hindi sila kayang iwanan ni Yuya. Napaiyak ang kanyang mga kapatid at humingi sila ng tawad sa lahat ng kanilang nagawa. Bumalik si Yuya sa kanyang mga kaibigan at humingi siya ng tawad sa nangyaring gulo. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay namangha at nagtataka kung paano siya tumalon sa bintana na inihayag na umampun siya ng isang aso. Nasa sabik si Kaidi na marinig ito, humihiling na makakita ng mga larawan, ngunit kinakabahan si Yuya sa sobrang lapit niya. Humingi ng paumanhin si Kaidi, at sinabi ni Yuya na wala siyang mga larawan dahil wala siyang smartphone. Sa tingin ng kanyang mga kaibigan ay medyo kakaiba si Yuya para dito, ngunit sinabi lang niya na hindi niya kailangan ng smartphone. Nabanggit ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kalapit na pet shop pero hindi sila makakasama sa kanya pagkatapos ng klase. Gayunpaman, nag-aalok si Kaidi na sumama. Nagpasalamat si Yuya sa kanyang tulong, ngunit inisip ni Kaidi na maaaring ito ay tulad ng isang date, subalit sinabi niya kay Yuya na huwag mag-alala tungkol dito. Pag-uwi sa bahay, tumakbo si Knight papunta kay Yuya at ipinakita niya ang mga iba't ibang bagay na pinili ni Kaidi mula sa tindahan. Ibinigay niya kay Knight ang bagong collar at nagpasya silang mamasyal. Pumunta sila sa park ngunit ang lahat ng tao ay nakatingin kay Yuya, sa pag-aakalang siya ay mukhang astig at si Knight ay napaka-cute. Pagkatapos ay nagkasalubong sila ni Kaori na ipinakilala ni Yuya si Knight sa kanya. Hinawakan ni Kaori si Knight at nalaman niyang ito ay mabait at malambing habang ang iba ay nag-iisip na sila ay isang perpektong mag-asawa. Tinanong si Yuya ni Kaori tungkol sa lahi ni Knight ngunit sinabi niyang hindi niya alam sa kadahilan ng hindi niya pwedeng sabihin na ito ay isang Fenrir. Pero masasabi ni Kaori na sobrang bait ni Knight at masaya na inampun siya ni Yuya. Isang batang babae ang tumawag kay Yuya at napag-alaman na ito ay si Miu, ang modelong nakatrabaho niya noon. Tumalabas na nakatira si Miu sa malapit at pumupunta sa park upang maglakad. Pinakilala ni Yuya ang isa't isa at namangha ang mga tao nang makita siyang may kasamang isa pang magandang babae. Nagsimula silang makakuha ng higit na atensyon nang makilala ng mga tao si Miu. Gayunpaman, ayaw ni Miu na magdulot ng eksena kaya nagpasya siyang umalis ngunit umaasang makikita si Yuya muli. Pagkatapos umalis ni Miu ay nagtataka si Kaori kung si Miu ang kasintahan ni Yuya, ngunit nabigla si Yuya na sinabing minsan pa lang niya itong nakilala at naging mabait ito sa kanya, pero hindi sang-ayon si Kaori kay Yuya. Biglang sumigaw ang isang babae habang tumatakbo ang isang lalaki na bitbit ang bag. Hindi alam ni Kaori kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ni Yuya kay Knight na sundan ang lalaki. Sinuri nila ang matandang babae at hindi nagtagal ay bumalik si Knight na hinihila ang lalaki pabalik. Sinabi ni Yuya kay Kaori na tumawag ng pulis, ngunit nakawala ang lalaki at sinugod si Kaori para pigilan. Gayunpaman, naharang ito ni Yuya na madaling dinasarmahan at binagsak sa lupa. Ang mga tao ay nag-cheer kay Yuya, na iniisip na siya ay napakagaling at nagpapasalamat si Kaori sa pagligtas sa kanya. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at hinuli ang lalaki habang si Yuya ay bumalik sa kanyang bahay.
Patuloy niyang ginagalugad ng mas malalim ang Dark Forest kasama si Knight at nakatagpo sila ng hindi mabilang na mga halimaw. Nakita nila ang isa pang Orc King ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Knight ang kanyang mga kakayahan, kinagat ang leeg at tinapos niya ito ng mag-isa. Habang sila ay nagpapatuloy, nakatagpo sila ng isang Crystal Deer na nasa level 630. Pinagmamasdan ito ni Yuya habang gumagamit ng invisibility skill at nakitang mayroon nitong kahangahangang magic stats. Iniisip niya kung paano niya ito lalapitan, ngunit bigla siyang na-detect nito kahit sa pamamagitan ng kanyang pagiging invisibility, kaya wala siyang oras para mag-isip. Sinugod sila nito kaya naghiwalay ang dalawa. Sinubukan ni Knight na umatake, ngunit ang deer ay gumagamit ng magic power na lumilikha ng isang pagsabog upang ipagtanggol ang sarili. Gumawa ito ng isa pang pag-atake, gumamit ng tubig patungo kay Yuya ngunit nagawa niya itong iwasan. Naisip ni Yuya na kailangan nilang magtulungan, kaya sinabihan niya si Knight na gumawa ng pagbubukas para sa kanya. Tumalon si Knight ng mabilis sa paligid ng deer, ngunit gumanti ang deer gamit ang kanyang magic power na nagdulot ng hindi mabilang na mga pagsabog sa lugar. Sa kabutihang palad ay nakagawa si Knight ng isang atake at sinamantala ni Yuya ang pagkakataon na tapusin ito. Tiningnan niya ang mga drop item at may isang box na nakakuha sa kanyang atensyon habang sinusuri niya ito. Ito ay isang portable bath set na otomatikong nananatiling malinis at may feature na privacy para pigilan ang mga tao na tumingin sa loob. Namangha si Yuya sa kanyang nakita at nagpa siya na subukan ito. Gayunpaman, maraming mga feature settings na pagpipilian. Masyadong delikado ang paggamit nito sa gitna ng kagubatan kaya nagpa siya siyang bumalik sa kanyang bahay para maligo at mag-relax kasama si Knight. Kinabukasan, nakikipaglaban sila sa isang needle roller na may kakaibang bilis. Nahihirapan si Yuya sa una, ngunit nagawa niyang mahulaan ang mga galaw ng needle roller at naiwasan ang pag-atake na naging sanhi upang maipit sa isang pader at pagkatapos ay pinatay ito ni Yuya. Sa wakas ay nag-level up si Yuya sa 240 at tumaas din ang level ni Knight sa 510. Biglang nabasag ang pader na binangga ng needle roller at nabunyag ang isang kuweba, kaya nagpa siya silang tingnan ito. Si Yuya ay nag-scan para sa mga kaaway, ngunit walang mga palatandaan ng anumang mga halimaw. Biglang lumiwanag ang kuweba nang makarating sila sa isang mas malaking kwarto. Habang lumilingon sila sa paligid ay nagulat si Yuya nang makita ang isang katawan, ngunit itinuro ni Knight ang isang libro sa sahig. Sinuri ito ni Yuya at nalamang ito ang Book of the Sage. Ang sage ay ang taong nagmamay-ari ng bahay sa ibang mundo. Dahil siya ay namatay, ang bahay ay pag-aari na ni Yuya at ang aklat na ito ay nagpapakita ng kanyang iniisip. Habang nagbabasa, nalaman ni Yuya na ang sage ang nakakuha ng lahat ng kasanayan. Walang makakatalo sa kanya sa painting, martial arts, magic, singing at gardening. Isang araw, narating niya ang kaharian ng Diyos at inalok siya ng Diyos na sumama sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang sage na gawin iyon. Ang kanyang kapangyarihan ay napakahusay na ang mga tao ay nagsimulang matakot sa kanya. Nag-iisip si Yuya kung paano niya mapipigilan na mangyari ang ganung bagay, at bigla niyang narinig ang boses ng sage na nagsasabi sa kanya na naghahanap siya ng mga taong mapagkakatiwalaan. Tinanong siya ng sage kung mayroon siyang gustong malaman, at hiniling ni Yuya na gusto niyang matuto ng mahika. Pinuna ng sage ang libro ng lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mahika ngunit nabanggit niya na hindi maaaring gumamit ng mahika si Yuya dahil wala siyang mga magical circuit sa kanyang katawan sa kadahilanang siya ay mula sa ibang mundo. Gayunpaman, nagpa siya ang sage na ilipat ang kanyang sariling mga magical circuit kay Yuya, na sinasabi kay Yuya na maghanap ng kaligayahan at mamuhay ng magandang buhay. Bumalik si Yuya sa kanyang bahay at nagsimulang mag-aral kung paano gumamit ng magic mula sa libro. Sinimulan ni Yuya sa pamamagitan ng pagdama ng mahiwagang enerhiya sa kanyang paligid, at natutunan ng kasanayan sa pagmamanipula ng magic energy. Nalaman niya na ang kailangan lang niyang gawin ay mag-ipon ng mahiwagang enerhiya sa kanyang kamay at isipin ang magic na gusto niyang gamitin. Kaya lumabas si Yuya para subukan ito, nag-iisip kung paano gawin ang bola ng tubig habang nag-aaral si Knight. Sinubukan niyang pakawalan ang bola sa isang puno at makikita na ito ay isang napakalakas na atake at dumiretso sa puno na nagkaroon ng butas. Samantala, sa Royal Capital, ibinigay ni Owen ang kanyang ulat sa hari. Sinabi niya sa hari ang tungkol kay Yuya, ngunit nang banggitin niya kung paano nag-propose sa kanya ang prinsesa ay nagalit ang hari, sa pag-aakalang si Yuya ay nanliligaw sa kanyang anak. Bumalik sa paaralan, si Yuya ay nag-iisip tungkol sa aklat ng sage, na nagbabala sa kanya tungkol sa paggamit ng mahika dahil ang mga paraan na kanyang natututunan ay hindi karaniwang kilala kahit sa kabilang mundo. Ipinaalam ng guro sa kanila na sila ay pupunta sa camping sa susunod na linggo at hahatiin sila sa apat na grupo. Si Yuya ay inilagay sa isang grupo kasama si Kaidi, si Akira at isang batang babae na nagngangalang Rin.
Excited si Kaidi sa biyahe, ngunit binanggit ni Yuya na wala siyang anumang kagamitan para sa camping kaya ininungkahi ni Kaidi na mamili sila. Nagtungo sila sa mall kung saan nagulat si Shingo nang makitang sumama sa kanila si Kaori. Hindi rin makapaniwala si Rio na kaibigan ni Yuya si Kaori dahil karamihan sa mga tao ay hindi siya madaling lapitan dahil anak siya ng direktor, ngunit sinabi ni Kaori sa kanila na isipin na lang siya bilang ibang estudyante. Nagtataka si Yuya kung nasaan si Akira at binanggit ni Shingo kung paano siya hindi makakapunta. Pumasok sila sa loob at tinulungan nila si Yuya na pumili ng backpack. Pagkatapos ay nagpasya silang tumambay at napunta sila sa isang arcade. Nasasabik si Shingo na makita ang kanyang paboritong karakter sa isang laro ng crane ngunit sinabi niyang hindi siya marunong dito. Nagpasya si Yuya na subukan ito gamit ang kanyang kakayahang makakita ng kahinaan. Nahanap niya ang weak spot at nagawa niyang manalo sa isang pagsubok. Hiniling ni Kaidi kay Yuya na kunin ang isang pusa kaya muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan at madaling niya itong napanalunan. Si Yuya ay nanalo ng mga premyo para sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Kaori na ito ang kanyang unang pagkakataon sa arcade at nagpapasalamat siya kay Yuya para sa kanyang regalo. Nagpa siya ang mga babae na mamili ng mga damit para makapagpahinga ang mga lalaki at pumunta sila sa kafe para uminom. Iniisip ni Yuya kung gaano siya kasaya nang makasama niya ang mga kaibigan sa unang pagkakataon ngunit biglang tumunog ang alarm na sinasabing may sunog at kailangan nilang lumikas. Nag-aalala si Yuya sa mga babae dahil mas malapit sa kanila ang apoy. Nakarating sila sa hagdanan at tinanong ni Yuya ang lalaki kung nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Nakatanggap si Rio ng tawag mula kay Kaidi, na nagsasabi sa kanila na nandoon pa rin sila sa itaas. Si Yuya ay nagmamadaling umakyat sa hagdan na iniisip ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at narating niya ang pinagmulan ng apoy. Ang mga sprinkler ay hindi sapat upang patayin ito, kaya naisip ni Yuya na oras na upang gamitin ang kanyang mahika. Ginamitan niya ang kanyang katawan ng isang layer ng tubig na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo sa apoy. Makikita ang mga batang babae na walang malay mula sa usok habang si Yuya ay nagmamadaling hanapin sila. Nagawa ni Yuya na makarating sa kanila sa tamang oras at iniisip niya kung may iba pang tao sa loob. Ginamit niya ang kanyang detection skill para mag-scan sa gusali at tila sila na lang ang natitira. Pinoprotektahan ni Yuya ang mga babae gamit ang kanyang mahika. Ngunit ang apoy ay lalong lumalakas at nag-aalala siyang hindi sila makakalabas. Samantala, nanunood si Rio at Shingo mula sa labas habang sinasabi sa mga opisyal na nasa loob pa rin ang kanilang mga kaibigan, ngunit wala silang magagawa habang hindi pa nawawala ang apoy. Tumatakbo si Yuya para hanapin ang exit ngunit bumagsak ang bubong at habang iniiwasan ito ni Yuya, nabitawan ni Kaori ang kanyang regalong ibinigay. Naabot niya ang dulo at napagtanto niyang walang daan palabas. Kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang wasakin ang busali at gumawa ng sariling labasan. Ang busali ay yumanig, ngunit si Yuya ay namamahala upang makalabas kasama ang mga babae. Ginagamot ang mga batang babae at pinagalitan si Yuya ng mga bumbero dahil sa pagiging walang ingat. Dumating ang ama ni Kaori at nagpapasalamat kay Yuya sa muling pagligtas sa kanyang anak. Pagkatapos ay ibinalik ni Yuya ang otter pin na kanyang kinuha habang may sunog. Niyakap ni Kaori ang kanyang ama at iniisip ni Yuya kung paano ang magkaroon ng isang pamilya, ngunit sa tingin ni Yuya ay walang ganoong tao sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang makauwi si Yuya sa kanyang bahay ay tumatakbo si Knight patungo sa kanya at napagtanto ni Yuya na si Knight ang kanyang pamilya. Sa kagubatan, ang isang kuneho ay inaatake ng isang barrage ng mga arrow at sinusubukan niyang iligtas ang kanyang sarili. Matapos protektahan ang sarili, diretso niyang tinanong kung bakit siya inatake nito. Ang batang babae na umaatake sa kanya ay dapat matakot sa pamamagitan ng pagtingin sa status ng kuneho. Ngunit walang takot ang batang babae na makikita sa kanyang mga pag-atake. Naunawaan ng kuneho na ang batang babaeng ito ay kabilang sa Divine Archer. Upang linawin ang kanyang pagdududa, inalok siya ng batang babae na tulungan siyang sirain ang mundo. Gusto niyang wasakin ang mundong ito sa anumang paraan. Matapos maihatid ang kanyang mensahe, nawala ang batang babae. Sa kabilang banda, ang kuneho ay nagpaplanong iligtas ang mundo at binago, nagawa niyang buksan ang isang portal na magdadala sa kanya sa madilim na kagubatan. Excited si Yuya na gumagana ito, subalit magagamit lang niya ito sa pagpunta sa mga lugar na kanyang napuntahan. Gayunpaman, sa tingin ni Yuya ay magagamit niya ito upang makauwi para pakainin si Knight kahit na nandoon siya sa kanyang school camping. Sinasamantala nila ang pagkakataon upang maggalugad sa kagubatan at natuklasan nila ang isang kuweba na nagkataon na naglalaman ng ilang goblins. Gayunpaman, gamit ang maalamat na espada ay wala silang laban kay Yuya, at nakahanap sila ng mga bihirang item. Pagkatapos ay inimbak nila ang lahat ng ito gamit ang kakayahan ni Yuya, at sa tingin niya ay bumubuti na ang kanilang teamwork ni Knight. Umalis sila sa kuweba at naisip ni Yuya na dapat na silang umuwi.
pero nalulungkot si Knight at gusto niyang magpatuloy sa kagubatan. Subalit, sinabi ni Yuya na kailangan na nilang bumalik upang makapaghanda siya para sa kanyang school camping pero biglang tumakbo si Knight. Sinundan siya ni Yuya at tila may nakita si Knight sa unahan. Kaya ginamit ni Yuya ang kanyang invisibility skill para mag-ingat at nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakakita siya ng isang batang babae na sugatan at pinapalibutan ng isang grupo ng mga goblin. Gusto siyang iligtas ni Yuya ngunit hinila siya pabalik ni Knight. Ang elite na goblin ay umatake at binasag ang isang puno, ngunit tila may ilang mga sinulid na humaharang at ang batang babae ay umatake na pinutol ang braso ng isang goblin. Nagtataka si Yuya sa mga sinulid, ngunit biglang tumalo ng mga goblin sa batang babae. Hinarang niya ang kanilang pag-atake gamit ang kanyang mga sinulid, ngunit tinamaan siya ng elite na goblin at nawala ng malay. Habang papalapit sa kanya ang mga goblin, tumulong si Yuya at si Knight na pinatay nila ang mga goblin, ngunit biglang na hindi mabilang na mga goblin na lumitaw. Kaya nagpa siya si Yuya na gamitin ang kanyang divine whip na nagbubuklod sa lahat ng mga goblins, na tinapos silang lahat sa isang atake. Iniisip ni Yuya na masyado itong malakas dahil sa isang pag-atake ay maraming target ang pwedeng matamaan at hindi ito sumasablay. Pagkatapos ng laban, iniisip ni Yuya kung ano ang dapat niyang gawin sa batang babae. Naisip niyang iuwi ito sa kanyang bahay, ngunit iniisip ni Knight na ito ay isang masamang ideya. Ayaw ni Yuya na iwanan na lang ang batang babae, pero bigla itong nagising na nagulat na binuhat siya at tuluyang bumagsak sa lupa. Ibinigay sa kanya ni Yuya ang kanyang healing potion at nagagawa nitong agarang pagalingin ang lahat ng kanyang mga sugat. Nagulat ang batang babae kung gaano ito ka-epektibo at nagtataka kung sino si Yuya. Kaya ipinakilala ni Yuya ang kanyang sarili pati si Knight, ngunit galit si Knight sa batang babae at nagtataka si Yuya kung bakit. Ang batang babae ay nagngangalang Luna, at sinabi niyang nagsasanay siya sa kagubatan ngunit nagulat siya sa elite na goblin at napunta sa gulo. Nagtataka si Luna kung ano ang nangyari sa mga goblin, ngunit sinabi sa kanya ni Yuya na pinatay niya ang mga ito. Tinanong ni Luna kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan, at sinabi ni Yuya na nagsasanay din siya, subalit nagulat si Luna nang marinig ito sa hindi malamang dahilan dahil si Yuya ang nagligtas sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya si Luna dahil sa sobrang pawis at dumi, pero ang sabi ni Yuya ay okay lang. Iniisip ni Luna kung may malapit na ilog kung saan maaari niyang banlawan, ngunit inilabas ni Yuya ang kanyang paliguan. Siya ay patuloy na nagbabantay sa labas, at si Luna ay hindi makapaniwala na mayroon siyang isang pambihirang bagay. Binanggit ni Yuya kung paano niya ito nakuha at humanga si Luna na kaya niyang talunin ang ganoong halimaw. Sa tingin ni Yuya ay normal ito para sa Dark Forest, ngunit inihayag ni Luna na naroon siya sa kahilingan ng isang kliyente. Gayunpaman, hindi ito narinig ni Yuya at pinakiusapan siya ni Luna na samahan siya sa kanyang pagsasanay. Dahil pareho silang nagsasanay sa kagubatan, gusto ni Luna na magsanay kasama si Yuya. Nalulungkot si Yuya na iwanan siyang magsanay ng mag-isa, kaya pumayag siyang sumama kay Luna. Pagkatapos, makikitang pareho silang nagsasanay habang tinutulungan nila ang isa't isa. Pareho silang lumakas, at makikita si Luna habang tinalo niya ang isang goblin gamit ang kanyang mga sinulid. Pinuri siya ni Yuya dahil sa pagtalo sa isang elite na goblin. Gayunpaman, sinabi ni Luna na mahaba pa ang kanyang lalakbayin at sinabing kailangan niyang magpakatatag para makumpleto niya ang kanyang misyon. Sinabi ni Yuya kay Luna na kailangan na niyang umalis, na sinusubukang ipaliwanag na mayroon siyang school camping at humingi siya ng tawad. Pinasalamatan si Yuya ni Luna para sa lahat ng kanyang tulong. Pagkatapos ng huling araw ng pagsasanay, nagpapahinga si Yuya at naliligo ngunit biglang pumasok si Luna na gustong sumabay sa kanya. Nahihiya si Yuya, subalit niyakap siya ni Luna na sinabi kung gaano kahalaga sa kanya ang oras na kasama si Yuya at sinabing ito ay kanyang pinahahalagahan. Uli siyang nagpasalamat kay Yuya, nag-aalok na hugasan ang likod nito ngunit biglang nahulog ang tuwalya ni Luna at nakita ito ni Yuya. Kinabukasan, nagtungo sila sa kanilang camping at makikita si Yuya na naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga kaibigan. Iniisip ni Kaidi na mukhang pagod si Yuya at inamin niyang hindi siya masyadong nakatulog noong nakaraang gabi. Nanalo si Yuya sa laro at hindi sila makapaniwalang nanalo siya ng 5 beses na magkasunod-sunod. Gayunpaman, naisip ni Yuya na ang laro ay dapat na maging swerte. Nagpa siya si Yuya na umidlip at sa tingin niya siya ay nanalo dahil naglagay siya ng maraming points sa kanyang luck stat, iniisip na ang insidente kay Luna ay maaaring dahil din sa kanyang swerte. Nagising si Yuya nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Nagpalit ang mga estudyante at ipinaliwanag ng kanilang guro na kailangan nilang mag-camping sa loob ng 2 araw at kailangang maghanap ng paraan upang mabuhay. Sinabi sa kanila na may mga isda sa ilog at mga halaman na maaari nilang kainin. Nag-aalala si Kaidi na maaaring makamandag ang mga halaman, ngunit sinabi sa kanila ni Sawada na kasama nila ang doktor ng paaralan.
Gayunpaman, natatakot ang mga estudyante dahil palagi silang nakakarinig ng mga hiyawan na nagmumula sa kanyang opisina. Naisip ni Akira na maaari silang hindi kumain sa loob ng isang araw, ngunit sinabi ni Sawada na bahagi ito ng kanilang aralin at binanggit na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga mag-aaral. Nagtataka si Yuya kung may gantimpala para sa mga nanalo, ngunit ipinahayag ni Sawada na nakakaapekto ito sa kanyang bonus points, kaya sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang makakaya, ngunit ang mga estudyante ay hindi humanga. Naiwan ng mga estudyante sa kagubatan at iniisip ni Yuya kung ano ang una nilang gagawin. Sa tingin ni Akira ay madaling mabuhay, ngunit hindi na lang siya nila pinansin na iniisip na siya ay isang tanga. Iminumungkahi ni Rin na subukan ni Yuya at Kaidi ang pangingisda habang sila ni Akira ay maghahanap ng ilang makakain na halaman. Makikita ang mga estudyante ay nasa tabi ng ilog at iniisip ni Kaidi na napakabagal nila. Nakita nila si Rio sa tabi ng ilog at sinabihan niya si Yuya na ang lahat ng magagandang lugar ay may mga estudyante na. Iniisip ni Kaidi kung dapat ba silang sumubok sa ibang lugar, ngunit ginamit ni Yuya ang kanyang kakayahan sa pagtuklas at nakahanap ng magandang pwesto. Maraming mga isda sa ilog, ngunit sa tingin ni Kaidi ay masyadong mababaw ang tubig kaya hindi magiging epektibo ang kanilang fishing pole. Gayunpaman, may ibang plano si Yuya at pumunta siya sa tubig. Iniisip niya kung ikukumpara ang mga isda sa mga halimaw na nakatira sa madilim na kagubatan ay masyado itong mabagal. Iniisip ni Yuya ang kanyang natutunan kay Luna, tungkol sa kung paano malaman ang ugali ng isang halimaw at nagawa niyang makahuli ng isda gamit ang kanyang kamay. Humanga si Kaidi nang makita ito, at patuloy na hinuhuli ni Yuya ang lahat ng isda. Sa tingin ng ibang mga estudyante ay baliw si Yuya, at nakikita ni Kaidi na marami na siyang nahuli. Inamin ni Yuya na nadala siya at naisip niyang pasalamatan si Luna sa mga payo nito. Samantala, sa madilim na bahagi ng isang bayan ay makikita ang isang tindahan na puno ng mga laruan. Ginamit ni Luna ang kanyang sinulid, pinutol ang lahat ng mga ulo ng laruan at nabanggit niya na ang kanyang kapangyarihan ay lumakas. Naalala ni Luna ang oras nila ni Yuya, at napag-alaman na siya ay isang assassin na pumapatay simula noong bata pa lamang. Pero iba ang kanyang tingin kay Yuya, hinangad na sana ay nakilala niya ito ng mas maaga para naging iba ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit alam ni Luna na kailangan niyang kalimutan ang tungkol kay Yuya dahil siya ay kilala bilang headhunter at naghahanda para sa kanyang susunod na target at ng tao. Sa kabilang mundo, nakipagkita si Yuya kay Princess Alexia para makipagkita sa hari, ngunit bigla silang inatake ni Luna at nahuli siya ni Yuya. Ayaw maniwala ni Yuya na masamang tao si Luna, kaya hiniling niya kay Alexia na bigyan siya ng pagkakataon para mag-teleport sila pabalik sa kanyang bahay at hintayin itong magising. Ipinaliwanag ni Yuya kung paano niya nakilala si Luna sa kagubatan at kung paano sila nagsasanay ng magkasama, ngunit mas interesado si Alexia sa isang teleportation spell na ginamit ni Yuya upang makabalik sa bahay. Sinabi ni Yuya na naisip niya lang na gumamit ng mahika para sa transportation at nagawa niya lang ito. Hindi makapaniwala si Lexia kay Yuya at sinabi sa kanya na ang teleportation magic ay itinuturing na isang bagay mula sa isang fairy tale at wala pang sinumang nakumpirmang gumagamit nito. Binalaan ni Lexia si Yuya na kung malalaman ng sinuman na gumagamit siya ng teleportation spell, maaari pa itong humantong sa isang digmaan, kaya pinangakuan niya itong hindi ito gagamitin ni Yuya sa harap ng mga tao nang hindi nag-iisip. Biglang tinawag ni Lexia si Luna, tinatanong siya kung gaano katagal niyang balak magpanggap na natutulog. Bumangon si Luna, napagtanto na siya ay bistado at napansin ni Lexio kung paanong alam ni Yuya na siya ay nagpapanggap ngunit si Yuya ay mabait at nakikipaglaro. Tinanong siya ni Lexio tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sa tingin ni Luna ay wala itong kabuluhan at sinabi niya kay Lexio na patayin na lang siya, ngunit si Yuya ay nagtanong din tungkol sa kanyang buhay, kaya ipinaliwanag ni Luna kung paano siya naging ulila na naghahanap ng pagkain sa basurahan para lamang mabuhay. Ngunit si Luna ay kinuha ng isang lalaki at tinuruan kung paano magbasa at magsulat. Pati na rin ang mga paraan ng pagpatay at sumali siya sa Dark Guild. Si Yuya ay nag-iisip tungkol sa Dark Guild, at ipinaliwanag ni Lexia na sila ay isang organisasyon na responsable sa paggawa ng lahat ng uri ng krimen. Sinabi ni Luna kung paano niya nakumpleto ang hindi mabilang na mga pagpatay at nakilala siya bilang headhunter. Nagulat si Lexia nang marinig ito at ang pangalan na headhunter. Nagtataka si Yuya kung bakit alam ni Knight ang lahat, at napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit siya ay agresibo kay Luna sa simula. Ibinunyag ni Luna ang kanyang trabaho na patayin si Lexia, ngunit ngayong siya ay nabigo, garantisado ang kanyang kamatayan, dahil maaaring mamatay siya o magpapadala ang Dark Guild ng mga assassin para sa kanya. Nag-aalala si Yuya para kay Luna pero nagtataka si Luna kung bakit siya nagmamalasakit gayong panandalian lang naman silang magkasama, pero sinabi ni Yuya na kahit maikli lang ang oras na iyon, malaki ang halaga nito para sa kanya, kaya ang tingin ni Yuya kay Luna ay isang kaibigan. Iniisip ni Luna na huli na ang lahat,
Ngunit humarang si Lexia at sinabihan si Luna na magtrabaho na lang para sa kanya at maging gwardya. Nagtataka si Luna sa sinasabi ni Lexia, at ipinaliwanag ni Lexia na dahil sila lang ni Yuya ang nakakaalam tungkol sa pagtatangkang pagpatay, maaari nila itong itago at kung si Luna ang nagbabantay kay Lexia, mas mahirap para sa Dark Guild na makuha si Luna. Iniisip ni Luna na si Lexia ay isang baliw na sinasabing siya ay isang kriminal. Iniisip ang lahat ng mga taong kanyang napatay at ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lexia na mayroon siyang magagandang kamay na nagtataka kung paano ito naging malambot at sinabi ni Luna na ito ay dahil sa paliguan ni Yuya. Patuloy na tumatanggi si Luna, ngunit sinabihan siya ni Lexia na dahil siya ay nabigo, kailangan niyang sundin ang mga utos ni Lexia at walang pagpipilian si Luna kundi tanggapin ang trabaho. Samantala, makikita si Owen habang siya at ang kanyang mga kabalyero ay tumatakbo palayo sa mga goblin. Ang kanyang mga tauhan ay hindi maaaring magpatuloy, kaya sila ay napilitang umatras at pinaubaya ang proteksyon ni Lexia kay Yuya. Hindi makapaniwala si Luna sa mga nangyari sa pag-aakalang si Lexia ay isang tyrant, ngunit bilang kanyang unang utos, hinihiling niyang marinig ang higit patungkol sa paliguan ni Yuya. Ipinaliwanag ni Luna na si Yuya ay may isang pambihirang item, na maaaring lumikha ng paliguan at tumutulong para maibalik ang lakas ngunit mayroon din itong mga positibong epekto sa kagandahan. Sa tingin ni Lexia ay mukhang hindi kapanipaniwala at hinihiling na gamitin ito. Nagpasya siyang maligo kasama si Luna na inanyayahan si Yuya na sumama rin sa kanila, ngunit tumanggi si Yuya at tinawag ito ni Lexia na isang kahihiyan. Ang mga babae ay nag-e-enjoy sa paliguan ng magkasama at nalaman na ito ay nakaka-relax. Ngunit biglang nagtanong si Lexia kung gusto ni Luna si Yuya at sinabi ni Luna na magkaibigan lang sila. Sinabi ni Lexia na maaari niyang sabihin na gusto niya si Yuya, ngunit itinanggi ito ni Luna na sinasabi sa kanya na nag-i-imagine lang siya ng mga bagay. Kaya't binanggit ni Lexia ang kanyang plano na pakasalan si Yuya at tinutulan ni Luna ang kanyang ideya. Sinabi ni Lexia na wala siyang problema kung magkaibigan lang silang dalawa ni Yuya, at hindi sigurado si Luna sa kanyang nararamdaman. Ngunit biglang naglabas si Lexia ng isang deklarasyon ng digmaan, na sinasabing mahal niya si Yuya at siya ang mananalo kung mapapangasawa niya ito. Nalilito si Luna sa pagdinig nito, ngunit sa pag-iisip na si Yuya ay maaagaw ni Lexia, kaya tinanggap ni Luna ang laban at gusto niya si Yuya para sa kanyang sarili. Idineklara ni Lexia sa sandaling iyon na si Luna ay magiging kanyang bantay at kanyang karibal. Pagkatapos nilang maligo, naisip ni Yuya na dapat silang gumawa ng hapunan. Nag-aalok si Lexia na magluto ngunit nahihirapan siyang makahiwa ng isang patatas at nawala ang kutsilyo sa kanyang kamay na muntik nang magdulot ng isang aksidente. Gayunpaman, nagpasya si Yuya na siya ang magluto sa halip, na nalaman ng mga babae na masarap ang pagkain at niyakap ni Lexia si Yuya. Ngunit nagseselos si Luna nang makita ito at hiniling kay Yuya na pakainin siya, sinasabing nahihirapan siyang gumalaw dahil hindi pa ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Iniisip ni Yuya kung gaano siya nasaktan at pumayag siya sa kanyang kahilingan. Ngunit habang sinusubuan niya si Luna, napangiti ito kay Lexia na nagseselos at humihiling na pakainin din siya ni Yuya. Sinabi ni Yuya kay Lexia na hindi siya nasaktan, ngunit ginamit ni Lexia ang kanyang kapangyarihan bilang prinsesa para sabihan si Yuya at wala itong pagpipilian kundi ang sumunod. Pagsapit ng gabi, ang mga babae ay natutulog ng magkasama at si Yuya ay napagod ngunit sa tingin niya ito ay isang magandang oras. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Owen na kasama ang kanyang mga kabalyero at humingi ng tawad si Yuya sa pag-iwan sa kanya. Nagtataka si Owen kung sino ang kasama ni Yuya at muli niyang ipinakilala si Knight. Pinasalamatan si Yuya ni Owen sa pagligtas kay Lexia noong nakaraang araw at nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ni Luna. Tahimik na ipinaliwanag ni Lexia kung paanong si Luna ay naging asasin na nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit magtatrabaho na si Luna bilang bantay ni Lexia. Nagulat ang lahat nang marinig ito, at iniisip ni Luna kung gaano kadaling isiniwalat ni Lexia ang kanyang sekreto. Pinalibutan si Luna ng mga kabalyero ni Owen ngunit sinabihan sila ni Lexia na tumigil. Gayunpaman, tumanggi si Owen na sinasabing hindi mapagkakatiwalaan si Luna pero binanggit ni Lexia kung paano sila natulog ng magkasama at sa huli ay sumuko si Owen na sinasabing babantayan nila si Luna. Biglang nagsalita si Yuya, sinasabing hindi siya makakasama sa palasyo dahil sa dagdag na araw noong nasa bahay sila at wala na siyang oras para maglakbay. Iniisip na kailangan niyang bumalik sa paaralan, kaya't sinabihan siya ni Owen na bumisita sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon at binanggit sa kanya na maaari niyang sundan ang kalsada patungo sa isang nayon, kung saan siya ay makakuha ng direksyon patungo sa kabisera. Nagpaalam si Lexia kay Yuya, sinabihan siyang bumisita sa lalong madaling panahon, ngunit biglang tumakbo si Luna pabalik at hinalikan si Yuya na pinasalamatan ito sa lahat ng kanyang nagawa. Napalunok si Lexia na hinihiling niyang bumalik upang mahalikan din niya si Yuya, ngunit nagkunwari si Owen na hindi siya narinig at nagpatuloy sa kanilang pag-alis.
Iniisip ni Yuya ang halik at nagtataka kung gusto siya ni Luna, pagkatapos ay naligo siya para makapagpahinga. Bigla niyang napagtanto na may isang kakaibang nilalang at nakatanggap siya ng notification na nagsasabing na tame niya ito. Ang nilalang ay nalilito, ngunit nakita ito ni Yuya nakatanggap-tanggap at iniisip ang tungkol sa pagsuri sa mga stats. Gayunpaman, nakita ni Yuya na ang kanyang appraisal skill ay nag-level up na nagpapahintulot kay Yuya na makita ang mga kasanayan na alam ng kakaibang nilalang. Nakita ni Yuya na mayroon itong skill na tinatawag na Holy Ground at nagtanong kung ano ang magagawa nito. Tumikha ang nilalang ng isang bilog na liwanag sa kanilang paligid at nagbibigay ito ng buff kay Yuya. Kumanga si Yuya at nagpasya siyang tawagin ito sa pangalang Akatsuki. Pinaalalahanan siya ni Knight tungkol sa oras at mabilis na nagmadaling bumalik si Yuya sa paaralan. Sa kanilang klase, inanunsyo ni Sawada na magkakaroon sila ng kompetisyon sa laro, na ang mga resulta ay makakaapekto sa kanyang bonus, kaya sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Ang unang kaganapan ay soccer, at ang mga mag-aaral ay mahahati sa dalawang koponan. Si Yuya ay gumaganap bilang goalkeeper, dahil hindi niya alam ang mga patakaran. Makikita si Rio na napakagaling at nakikipaglaban sa kalaban na koponan ng mag-isa, na namamahala upang makapuntos. Si Kaidi ay napahanga, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na mayroon pa silang pangalawang secret weapon at sinabihan si Kaidi na tumalon. Tumingin ang mga lalaki at nagawa ni Akira na nakawin ang bola mula kay Rio. Nadagdagan ang kumpiyansa ni Akira at napagtanto ni Rin na palpak ang kanyang plano. Nalampasan ni Akira ang lahat ng mga estudyante at sinipa ang bola, ngunit napigilan ito ni Yuya at nagulat ang lahat sa kanyang ipinakita. Nag-iisip si Yuya kung ano ang dapat niyang gawin sa bola, at sinabi sa kanya ni Rio na ihagis ang bola sa abot ng kanyang makakaya. Kaya hinagis ito ni Yuya na diretso sa kabilang goal at iniisip kung siya ay nakapuntos. Dahil hindi niya alam ang mga patakaran. Makikita si Rio na napakagaling at nakikipaglaban sa kalaban na koponan ng mag-isa, na namamahala upang makapuntos. Si Kaidi ay napahanga, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na mayroon pa silang pangalawang secret weapon at sinabihan si Kaidi na tumalon. Tumingin ang mga lalaki at nagawa ni Akira na nakawin ang bola mula kay Rio. Nadagdagan ang kumpiyansa ni Akira at napagtanto ni Rin na palpak ang kanyang plano. Nalampasan ni Akira ang lahat ng mga estudyante at sinipa ang bola, ngunit napigilan ito ni Yuya at nagulat ang lahat sa kanyang ipinakita. Nag-iisip si Yuya kung ano ang dapat niyang gawin sa bola, at sinabi sa kanya ni Rio na ihagis ang bola sa abot ng kanyang makakaya. Kaya hinagis ito ni Yuya na diretso sa kabilang goal at iniisip kung siya ay nakapuntos. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Yuya ng isang modeling agency na nag-imbita sa kanya na sumali sa industriya ngunit mabilis niya itong tinanggihan. Nagulat ang chief na hindi siya interesado, ngunit sinabi ni Yuya na nag-e-enjoy siya sa paaralan. Nagpakita si Miyu na sinusubukang pakiusapan si Yuya at ang kanyang mga kaibigan ay nabigla sa kung paano niya nakilala ang modelo. Ipinaliwanag ni Yuya na minsan niya itong nakatrabaho at ipinakita sa kanila ang cover ng isang paparating na magazine kung saan sila ay magkasama. Isang poster para sa kanilang sport competition ang biglang dumapo malapit sa kanila at hinabol ito ni Kaori. Ngunit biglang nakakuha ng ideya ang chief, sa pag-aakalang magagawa nila ang isang artikulo sa paaralan at kunan ng larawan si Yuya sa kaganapan. Kaya umalis siya upang pumunta at makakuha ng pag-aproba mula sa paaralan. Sa kabilang mundo, natalo ni Yuya ang isang skeleton monster ngunit sa kanyang palagay ay hindi pa siya lumalakas. Nagpasya siyang magtungo ng mas malalim sa kagubatan at nakakita siya ng isang lugar na may mga matitigas na mga punong kulay itim na hindi kayang galusan ng mga normal na pag-atake. Nagtataka si Yuya kung paano lumaki si Akatsuki, subalit si Akatsuki ay nasa kanyang likod at bigla siyang inatake ng isang mithril na baboy ramo. Sinubukan niyang pagalingin ang sarili, ngunit muli siyang inatake nito. Iniisip ni Yuya na siya ay nasa isang problema at ang baboy ramo ay tumatakbo papunta sa kanya. Gayunpaman, napalipad ang baboy ramo at isang kakaibang kuneho ang biglang lumitaw. Nagpakilala ito bilang si Yusagi at nagulat si Yuya na ito ay nakakapagsalita. Ang baboy ramo ay bumangon muli ngunit pinatay ito ni Yusagi sa isang iglap, at nagulat si Yuya sa kung paano niya winasak ang mga nakapaligid na puno. Sinuri ni Yuya ang kanyang mga stats at makikitang ito ay malakas sa lahat ng uri ng mga skill. Nagpasalamat si Yuya sa kanyang tulong at hiniling sa kanya ni Yusagi na ipakita sa kanya kung paano siya sumipa. Ipinakita ni Yuya ang kanyang sipa at nakita ni Yusagi ang kanyang potensyal. Pagkatapos, ipinakita ni Yusagi kung paano siya sumipa na binutasan ng mga puno, at sinimulan niyang turuan si Yuya na gawin ang kanyang ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Yuya na sirain ang isa sa mga puno at nagpatuloy siya sa pakikipag-sparring kay Yusagi. Nagtataka si Yuya kung bakit siya sinasanay at ibinunyag ni Yusagi na ito ay dahil gusto niyang siya ang kanyang maging kahalili.
Ipinaliwanag niya na kilala siya bilang isang divine at tungkulin niyang ipamahagi ang kanyang mga teknik. Sinabi niya na ang divine ay isang title na ibinibigay kapag nakabisado na ang isang partikular na larangan, at siya ang divine kicker. Ang kanilang trabaho ay protektahan ang mundo mula sa vile, na mga nilalang na nagpapakita ng mga negatibong aspeto ng mundo. Nagtataka si Yuya kung mayroon siyang pagpipilian sa pagiging tagasunod niya, at sinabi ni Yusagi na maaari siyang tumanggi. Ngunit binanggit ni Yusagi na ang paglaban sa vile ay hindi maiiwasan kaya kailangan nila ng maraming kaalyado hanggat maaari. Mas pinili ni Yuya na hindi maging divine, ngunit iniisip niya kung paano niya gustong maprotektahan si Nanait at Akatsuki. Nagpa siya si Yusagi na ipagpatuloy ang pagsasanay, ngunit humiling siya na matuto ng magic mula kay Yuya dahil humanga siya sa barrier na nakapaligid sa kanyang bahay. Kahit na iniisip ni Yuya na yun ay gawa lamang ng sage, nagpa siya sila sa isang kasunduan kung saan magpapalitan sila ng kaalaman. Pakikita si Yuya habang hinahabol siya ng isang king mithril na baboy ramo. Sa tingin ni Yusagi na ito ay magandang pagkakataon para magkaroon ng rematch si Yuya. Nahihirapan si Yuya laban dito, ngunit gamit ang kanyang mga sipa at ang kanyang divine whip ay nagawa niya itong talunin. Ipinagdiriwang ni Yuya ang kanyang pagkapanalo at napag-alaman na nag-drop ito ng ilang mga SS rank na item. Ipinaliwanag ni Yusagi na mayroong triple S rank at EX rank na mga halimaw sa mundo, at ang vile ay mas malakas pa sa mga maalamat na rank. Biglang nakatanggap ng notification si Yuya tungkol sa pag-evolve at bigla siyang nagliwanag. Ang kanyang hitsura ay hindi nagbago, ngunit tila siya ay nakakuha ng isang bilang ng mga bagong kasanayan. Kinabukasan, sumali si Yuya sa kompetisyon ng table tennis at sinabihan siya ng chief na magpakita ng magandang palabas para sa kanila. Ang kanyang kalaban ay ang national champion na kilala bilang sniper, at naghahatid ng isang napakalakas na serve na kahit si Yuya ay hindi ito kayang tamaan. Ngunit kung ikukumpara ito sa baboy ramo na kanyang hinarap, madaling ibinalik ni Yuya ang kasunod na serve at nagkaroon ng butas sa mesa. Ngunit umayaw si Yuya sa laban dahil ayaw niyang masaktan ang sinuman at nagreklamo ang mga photographer na napakabilis niyang kumilos para sa kanila. Kinaladkad ni Kaidi si Yuya para maglaro ng volleyball dahil nasugatan ang isa nilang miyembro at sinundan siya ng chief. Habang nagsisimula ang laban, nagulat ang lahat nang pumutok ang bola at tuluyang nawasak ang court. Agad na sumuko ang kalaban na koponan at nalaman ng chief na hindi sila nakakuha ng larawan muli dahil nagambala ang mga photographer. Inaaliw ni Kaidi si Yuya na nagsasabing sila ay nanalo at bigla silang nakarinig ng hiyawan. Nakita nila si Kaori at si Yuya ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Makikita ang kanyang teammate na binubuhat at binalaan niya si Yuya na mag-ingat sa laro. Pinalitan ni Yuya ang kanyang pwesto sa tennis at sinabi sa kanya ng kanyang mga kalaban na kakailanganin din niya ng medical na atensyon. Nagpatuloy ang laban at nag-serve si Kaori na muntik nang matamaan si Yuya na pumunta ang bola sa labas, at sinubukan ni Yuya na hikayatin si Kaori. Huling nag-serve si Kaori, ngunit sa pagkakataong ito ay inihagis niya ang kanyang racket at napagtanto ni Yuya na ang ibang estudyante ay talagang nasaktan ni Kaori. Sa pagpapatuloy, si Yuya ang pumalit na kinuha ang bawat puntos at binuhat niya ang laro. Sinubukan ni Kaori na tumulong ngunit sa huli ay itinapon niya muli ang kanyang racket at muntik nang madapa. Gayunpaman, nahawakan siya ni Yuya at sa wakas ay nakakuha na rin ng larawan ang chief. Sa pagtatapos ng araw, si Kaori ay naglalakad pa uwi kasama si Yuya, na nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng kanyang tulong. Gusto niyang ilibre si Yuya ng pagkain, ngunit sinabi ni Yuya na masaya na siyang kasama si Kaori kaya hindi na kailangang magpasalamat sa kanya, at sa halip ay hinalikan siya ni Kaori. Samantala, makikita si Yusagi habang nakikipaglaban siya sa isa sa mga vile. Ipinagtanggol ni Yusagi ang kanyang sarili at nagulat ang babae dahil hindi siya dapat gumagamit ng magic. Nagpasalamat si Yusagi kay Yuya sa pagturo sa kanya at binago ng babae ang kanyang mga plano. Iniisip na si Yuya ay isang mas malaking banta, kaya umalis ang babae ay ni Yusagi na naging dahilan upang lumakas at naging sanhi ng kanyang pag-evolve. Nilapitan si Yuya ng isang modeling agency at kahit tinanggihan niya ang kanilang alok ay pumunta pa rin sila sa sport competition sa paaralan. Habang si Yuya ay ganap na nangingibabaw sa laro, sila ay nakakuha ng mga larawan. Tinitingnan ng chief agency ang kanilang susunod na proyekto, at masaya siya sa lahat ng mga larawan ni Yuya. Iniisip niya kung gaano kaganda ang pagbebenta ng mga magazine, ngunit ang kanyang tauhan ay nag-aalala na ang iba pang mga ahensya ay maghahabol kay Yuya kapag nakita nila ito. Gayunpaman, hindi nag-aalala ang chief, at tila may plano siyang tiyakin na hindi makakatanggi si Yuya na sumali sa kanilang ahensya. Pagbalik sa bahay, magkasamang nag-aaral si Kaori at Yuya. Nagpasalamat si Yuya kay Kaori sa pagtulong sa kanyang math, ngunit sinabi ni Kaori na wala itong problema, dahil tinuturuan din siya ni Yuya sa Ingles. Subalit, nagpasalamat si Yuya sa kanyang language comprehension skill na ginagawang madaling maunawaan ang Ingles.
Sa isang pagbabalik tanaw, makikita ang dalawa na naglalakad pauwi at na lamang malapit na ang kanilang mga pagsusulit. Nag-aalala si Yuya kung ano ang kanyang gagawin, at nagulat si Kaori na may hindi kayang gawin si Yuya, kaya siya ang nagmungkahi na maaari silang mag-aral ng magkasama. Nakilala niya si Akatsuki sa unang pagkakataon, at nakita niyang cute ang mga alaga ni Yuya habang natutulog. Kiniling ni Kaori na gamitin ang banyo, ngunit pagkatapos niyang umalis ay iniisip ni Yuya kung mahahanap niya ito. Napunta si Kaori sa harap ng pinto sa kabilang mundo at sinundan nito ni Yuya. Sinabi ni Kaori kay Yuya na naramdaman niyang tinatawag siya ng pinto. Ipinaliwanag ni Yuya na ang pinto ay kumukonekta sa kabilang mundo, at sinabi niya kay Kaori na subukang ipasok ang kanyang kamay sa pintuan. Ang kanyang kamay ay napahinto dahil sa barrier, at ipinaliwanag ni Yuya na tanging ang mga taong pinahihintulutan niya lang ang maaaring makapasok. Nagtataka si Kaori kung ano ang kabilang mundo, at ipinaliwanag ni Yuya na ito ay isang mundo ng mga halimaw at mahika, na ipinakita niya kung paano gumamit ng mahika. Namangha si Kaori, at ipinaliwanag ni Yuya na lahat ito ay dahil sa kabilang mundo, kung saan natutunan niya ang mga kasanayan na nagbigay daan sa kanya upang harapin ang mga masasamang tao na umatake sa paaralan, at iligtas ang lahat mula sa sunog sa department store. Hindi ito kapanipaniwala kay Kaori, at nag-aalok si Yuya na ipakita ang kabilang mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Kaori at tumawid ang dalawa sa kabilang mundo. Nagulat si Kaori nang makitang mayroon talagang kabilang mundo, at sinabi sa kanya ni Yuya na parehong nanggaling sa mundong ito si Nanait at Akatsuki. Ipinaliwanag niya na si Nanait ay isang Fenrir na parang lobo, at si Akatsuki ay parang baboy, ngunit nasaktan si Akatsuki nang marinig ito. Biglang lumitaw ang status window ni Kaori, at ipinaliwanag ni Yuya na ang kakayahan sa mundong ito ay kinakatawan ng mga stats. Nagulat si Yuya nang makitang mas mataas ang mga stats ni Kaori kaysa noong nagsimula pa lamang siya, na naaalala kung paano lamang siya nagkaroon ng isang puntos sa bawat stats. Ipinaliwanag ni Yuya kung paano siya nag-level up sa mundong ito at kung paano ganap na nagbago ang kanyang hitsura, kaya sa kanyang pakiramdam ay nandaya at hindi siya tatanggapin ng lahat kung hindi dahil dito. Ngunit binago ni Kaori ang pag-uusap na humihiling na mas makita pa ang kabilang mundo. Binanggit ni Yuya na delikado sa labas ng kanyang bahay, ngunit pumayag na ipakita ito sa ibang pagkakataon. Nangako si Kaori kay Yuya at hiniling ni Yuya na itago ang kanyang sekreto, na ipinaparamdam kay Kaori na may espesyal silang relasyon, at sa kanyang pakiramdam ay naging mas malapit siya kay Yuya. Sa kabisera, bumalik si Lexia sa palasyo, at nagtataka ang hari kung bakit hindi nila kasama si Yuya. Ipinaliwanag ni Owen na kailangang baguhin ang kanilang mga plano, at iniisip ng hari kung may kinalaman nito kay Luna. Agad na inamin ni Luna na sinubukan niyang patayin si Lexia, at kinuha ng hari ang kanyang espada na naghahanda na patayin si Luna. Sinugod niya ito, ngunit sa huli ay huminto at kinikilala ng hari ang kanyang husay, dahil napagtanto ni Luna na ang kanyang espada ay may kakayahang pumutol ng anumang bagay at sa halip ay pinigilan ni Luna ang kanyang mga braso. Nagalit si Lexia sa kanyang ama, sinabi na desisyon niyang kunin si Luna bilang gwardiya, at sinabing kamumuhian niya ang kanyang ama kung sasaktan niya si Luna. Nalungkot ang hari nang marinig ito, at tinanggap niya si Luna bilang isa sa mga gwardiya ni Lexia. Pagkatapos, tinanong ng hari si Owen tungkol kay Luna, at ipinaliwanag niya kung paano niya nakilala si Luna bilang headhunter ng Dark Guild. Nagtataka ang hari kung paano nauugnay ang mga bagay kay Yuya, at ipinaliwanag ni Owen na si Yuya ang nakahuli kay Luna, at kung paano niya dinala sina Luna at Lexia pabalik sa kanyang bahay. Ngunit nang marinig ng hari kung paano nanatili si Lexia sa bahay ng isang lalaki, nagsimula siyang mag-amok na iniisip kung paano niya gustong saksakin si Yuya. Sinabi sa kanya ni Owen na walang nangyari, ngunit sinabi ng hari na hindi siya makakatiyak dahil wala siya roon. Samantala, makikita ang isang lalaking nakamaskara na minsang nagtangkang patayin si Lexia. Nalamang siya ang unang prinsipe na si Rhaegar, at sinabi ng kanyang tauhan ang tungkol sa kung paano na para patayin si Lexia, ngunit nauwi ito sa kabiguan dahil kay Yuya at naging gwardiya si Luna kay Lexia. Binanggit din ng kanyang tauhan kung paano naimbitahan si Yuya sa palasyo, at nagbibigay ito ng ideya kay Rhaegar. Ibinigay niya sa kanyang tauhan ang kanyang lihim na sandata, isang magic silang barrier na kayang mapawalang bisa ang lahat ng magic na malapit sa lugar nito. Gagawin itong walang kapangyarihan ang lahat ng magic user na mga gwardiya ng hari, at ang tanging mga taong kailangan nilang harapin ay sina Owen at Luna. Ang kanyang tauhan ay nag-aalala na sila ay makilala kung ang kanilang plano ay mabigo, ngunit sa tingin ni Rhaegar ay maaari silang umatake kay Yuya kung siya ay bumisita. Si Yuya ay nakakakuha ng dagdag na araw ng pahinga pagkatapos ng kompetisyon sa paaralan, kaya siya ay naghahanda para bisitahin ang kabisera. Inatake ni Yuya ang ilang mga halimaw na nagbibigay ng ilang mga item, kabilang ang isang rare item na nagbibigay ng mahiwagang karanasan sa pagtulog. Nagtungo si Yuya sa kalapit na bayan at nagulat siya nang makitang may mga pusang babae sa mundong ito.
Pumunta siya sa isang guild upang makipagkalakal dahil wala siyang dalang pera. Nalaman ng master ang kanyang pangalan na kakaiba, at hindi alam kung saan siya nagmula. Ipinaliwanag ni Yuya na siya ay mula lamang sa isang maliit na isla, at iniisip ng master na siya ay isang maharlika batay sa kanyang hitsura. Sinabi ni Yuya na isa lang siyang normal na lalaki, ngunit hindi naniniwala ang master. Nagtataka ang master kung ano ang gusto niyang ibenta, at nagulat siya nang makita ang kahon ni Yuya. Si Yuya ay naglabas ng mga paminta, at ang master ay agad na namangha sa lagayan. Sinuri niya ang mga paminta, at napag-alaman na ito ang pinakamataas na kalidad na kanyang nakita, ngunit iniisip ni Yuya na ito ay karaniwang paminta na mula sa lokal na tindahan. Nag-aalok ang master na bilhin ang lahat ng ito sa halagang 100 gintong barya at nagtataka si Yuya kung marami na ba iyon, na inamin na hindi niya alam ang halaga ng pera sa kaharian. Ipinaliwanag ng master na ang isang karaniwang pamilya ay maaaring mabuhay lamang sa 5 gintong barya sa loob ng 1 taon, kaya ang 100 ginto ay sapat na para mabuhay ang isang buong pamilya sa loob ng 20 taon. Binigyan din siya ng master ng guild card na magagamit para sa pagkakakilanlan at nagtanong si Yuya kung paano makarating sa kabisera. Sinabi sa kanya ng master ang tungkol sa stagecoach na dumiretso sa kabisera, na pagdating niya doon ay namangha si Yuya sa dami ng tao. Itinuro ni Akatsuki ang palasyo at nagsimulang matakot si Yuya na iniisip na siya ay mawawala sa lugar. Tumungo siya sa palasyo at nagkita sila ni Owen. Sinabi ni Owen kay Yuya na dumiretso sila upang makita ang hari at natakot si Yuya sa pag-aakalang hindi pa siya handa, ngunit sinabihan siya ni Owen na huwag mag-alala dahil kaunti lang ang mga taong nandoon. Pakikita sina Lexia at Luna na naghihintay sa loob ng silid, at nagbigay galang si Yuya sa hari. Agad na sinabi ng hari kung paano nag-propose si Lexia kay Yuya, at nagsimulang magalit sa pag-aakalang si Yuya ay nanligaw sa kanyang anak ngunit napatahimik siya ni Owen. Hindi umanga ang hari dahil walang dalang regalo si Yuya para kay Lexia, kaya ipinakita ni Yuya ang kumot na kanyang nakuha mula sa tupa. Natutuwa si Lexia nang makita ito, ngunit tila nagalit ang hari na nag-iisip na sinusubukan niyang akitin ang kanyang anak sa harapan niya mismo. Sinubukan ni Owen na pigilan ang hari, sinabing hindi alam ni Yuya ang kanilang mga kaugalian, at nagtataka si Yuya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Lexia na ang pagbibigay ng kama bilang isang regalo ay nangangahulugan na gusto mong pakasalan ang tao na iyon at makibahagi sa kama. Napagtanto ni Yuya na siya ay nagkamali, at naghahanda ang hari upang saksakin si Yuya ngunit bigla silang inatake ng mga asasin. Inutusan ng hari ang kanyang mga gwardya na umatake, ngunit isang lalaki ang nag-activate ng magic ceiling barrier na pinatigil ang mga arrow. Ang mga asasin ay sumugod sa kanila, pero binugbog lang sila ni Yuya na kasama si Knight at mabilis na tinalo. Niyakap siya ni Lexia habang pinupuri, ngunit nagseselos si Luna na sinusubukan siyang hilahin palayo habang nakatitig ang hari kay Yuya. Yuya kung ano ang dapat niyang gawin, at nakita si Owen na humingi ng tulong sa kanya para mapanatiling ligtas si Lexia. Kaya hinanap ni Yuya si Lexia na nag-aalangan na pumasok sa kanyang silid ngunit biglang lumabas si Lexia, at iminungkahi niyang maglibot sila sa kabisera dahil ito ang unang pagkakataon ni Yuya doon. Ipinaalam sa kanya ni Luna ang kanyang sitwasyon, ngunit dahilan ni Lexia kung magpadala pa ang kanyang kapatid ng mga asasin ay ibibigay niya ang sarili niyang lokasyon. Sumasang-ayon si Luna sa kanyang pagtatasa, ngunit alam niyang sinusubukan lang talagang lumabas ni Lexia. Sinabi ni Luna kay Lexia na dapat siyang manatili sa kastilyo, habang siya ang maaaring maglibot kay Yuya sa paligid ngunit tumanggi si Lexia at ayaw niyang hayaan silang magkasama. Iminumungkahi ni Owen na maaaring siya ang maglibot kay Yuya, habang pareho silang maaaring manatili sa kastilyo, ngunit ang dalawang batang babae ay parehong tinanggihan ang kanyang ideya. At sa huli, ang dalawang babae ang sumama kay Yuya habang si Owen ay nanunood mula sa malayo. Gustong ipakita ni Lexia kay Yuya ang mga alahas ngunit may iba pang mungkahi si Luna, at pinag-aawayan siya ng dalawang babae. Nagdulot sila ng kaguluhan, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila, sa pag-aakalang si Yuya ay tiyak na isang uri ng marangal na may kasamang dalawang maganda. Tumingin sila sa paligid ng lungsod, at tila interesado si Yuya sa Adventurers Guild. Binanggit niya kung paano siya nagrehistro sa Merchants Guild habang papunta siya sa kabisera. Ininungkahi ni Luna kay Yuya na dapat siyang magparehistro para sa Adventurers Guild dahil mas madalas siyang maghunting, na sinasabing magiging mas madali para sa kanya ang pangangalakal ng mga materyales ng halimaw, at maaari siyang kumita ng kaunting pera mula sa pagkuha ng mga quest. Nagpa siya si Luna na magparehistro din, na gustong pumunta sa isang pakikipagsapalaran kasama si Yuya. Hindi gusto ni Lexia ang ideya, ngunit iminungkahi ni Luna na maaari rin siyang magparehistro. Nagrereklamo si Lexia tungkol sa kanilang pagsasama, ngunit sinabihan siya ni Luna na huwag mag-alala dahil malamang na masyadong busy si Yuya upang makipagsapalaran sa kanya. Nakilala nila ang clerk na si Amelia, na nag-abot sa kanila ng kanilang mga application form.
Sinimulan itong punan ni Yuyang ngunit may tanong tungkol sa kung anong magic ang kanyang ginagamit. Iniisip niya kung paano sinabi sa kanya ng sage na ang karaniwang kaalaman tungkol sa magic ay hindi kasing advanced, kaya nagpasya siyang hindi niya dapat banggitin na magagamit niya ang lahat ng uri ng magic, pati na rin ang teleportation magic, kaya nilagay na lang niya ang hangin, apoy, at tubig. Ang susunod na tanong ay tungkol sa magic power, at ipinaliwanag ni Amelia na gumagamit sila ng crystal ball para sukatin ang magical energy ng isang tao. Nagtataka si Yuya kung bakit hindi na lang sila tumingin sa kanilang status window, ngunit ipinaliwanag ni Amelia na karamihan sa mga adventurer ay inililim ang kanilang mga stats kaya ito ay upang matiyak na walang nagsisinungaling. Sinusukat ni Luna ang kanyang energy na ginagawang dilaw ang bola, ngunit nagkomento siyang hindi siya naging mahusay sa magic. Sumunod na sinukat ni Yuya ang kanyang energy, ngunit nagulat ang lahat nang nawasak ang bola. Naisip ni Amelia na maaaring ito ay isang pagkakamali, kaya nagpasya siyang muli itong subukan ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Humingi ng tawad si Yuya na iniisip kung kailangan niyang magbayad, ngunit sinabi sa kanya ni Amelia na ayos lang. Tiningnan ni Amelia ang kanilang mga form, ngunit nabigla siya nang mabasa niyang maaaring gumamit si Yuya ng tatlong iba't ibang uri ng magic. Nagtataka si Yuya kung may problema, at ipinaliwanag ni Amelia na ang kakayahang gumamit ng tatlong uri ng mahika ay isang kwento lamang sa kaharian ng mga tao mula sa kanilang mga fairy tale. Iniisip ni Lexia na siya ay kamangha-mangha, at natutuwa lang si Yuya na hindi niya isinulat ang lahat ng iba pang mahika na kanyang magagamit. Inilalagay ni Amelia ang kanilang form sa isang makina, at gumagawa ito ng mga guild card. Ipinaliwanag ni Amelia na bilang mga bagong adventurer ay magsisimula sila bilang F-rank. Nagtataka si Yuya kung mayroong kailangang gawin para sa pagkumpleto ng mga quest, ngunit sinabi ni Amelia na malaya silang pumunta sa kahit saang lugar, ngunit binalaan niya sila na para sa mga item gathering quest ay kailangan nilang mag-ingat na huwag mag-overharvest ng mga halaman para ito ay kayang lumaki muli. Sinuri ng grupo ang quest board, iniisip kung ano ang dapat nilang simulan ngunit biglang nilapitan si Yuya ng isang babaeng nagngangalang Glenda. Sinabi niya na gusto niyang makipagtambalan kay Yuya pagkatapos makitang nawasak ang crystal ball ngunit sinubukan siya ng mga batang babae na hilahin siya palayo, na sinasabi na siya ay nakainom ng sobra. Umalis ang babae ngunit umaasa siyang makikita niyang muli si Yuya. Naisip ni Lexia na sumali sa guild, iniisip na kailangan niyang protektahan si Yuya mula sa ibang mga babae, ngunit sinabi sa kanya ni Luna na isipin ang tungkol kay Owen na nahihirapan na kontrolin siya. Tumungo sila sa bukid, at ang kanilang unang quest ay upang mangulekta ng ilang mga halamang gamot. Nagulat si Yuya sa kanyang discernment skill na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin sa pag-aani. Nahirapan si Luna na sinusubukang hindi masira ang mga ugat at natutuwa lang si Lexia na makalayo sa lahat. Iminungkahi ni Lexia ang isang kompetisyon nila ni Luna upang makita kung sino ang makakalap ng mas mahalagang mga halamang gamot, at ang mananalo ay maaaring makipag-date kay Yuya sa isang buong araw. Ngunit pinaalalahanan sila ni Owen na huwag mag-overharvest sa lugar. Umalis silang lahat para magsimulang maghanap at naiwan si Yuya na mag-isa. Nakahanap si Yuya ng manahilang plant at sinubukan ni Akatsuki na tulungan siya, ngunit ang kanyang nakitang halaman ay lubhang nakakalason. Bumalik ang mga batang babae dala ang kanilang mga halamang gamot, at sinimulan ni Yuya na suriin kung ano ang kanilang inani. Ngunit biglang dumating si Owen na nagmamadali na sinabing natuklasan nila ang lokasyon ng unang prinsipe, at humingi siya ng tulong kay Yuya. Naiwan sina Lexia at Luna upang bumalik sa kastilyo, habang sina Yuya at Owen ay nagtungo. Dumating sila sa isang abandonadong bahay, at sa tingin nila ay tila tahimik. Ininumungkahi ni Owen na ang prinsipe ay maaaring mahuli na ng mga naunang sundalo, ngunit sa pagpasok nila sa bahay upang tingnan ito, isang kutsilyo ang tumama sa isa sa mga sundalo. Natagpuan nila ang prinsipe na nagbabanta sa buhay ng isa sa mga gwardya, ngunit ipinadala ni Yuya si Knight na nagligtas sa lalaki. Hinarap siya ni Owen, sinabihan siyang sumuko, ngunit tumanggi ang prinsipe habang hinahampas niya sila. Bigla siyang nagbanta na tatapusin ang sarili niyang buhay, sa pag-aakalang wala siyang kwenta at hindi alam ni Owen ang gagawin, ngunit agad na lumapit si Yuya para pigilan ang prinsipe. Sinubukan siyang salakayin ng prinsipe, ngunit sa huli ay bumagsak siya sa lupa. Nagpasalamat si Owen kay Yuya sa kanyang tulong, at naghahanda silang kunin ang prinsipe, ngunit biglang may sumabog nang bumukas ang bahay. Ang prinsipe ay natuwa nang makita ang batang babae mula sa vial. Gayunpaman, sinuri ng batang babae ang sitwasyon at natukoy na nabigo ang prinsipe, kaya hindi na siya kailangan. Nagulat ang prinsipe nang marinig ito, sa pag-aakalang gusto niyang tulungan siyang maging hari, ngunit ibinunyag ng batang babae ang kanyang tunay na plano ay gamitin siya upang magsimula ng mga digmaan at pumatay ng maraming tao hanggat maaari. Napagtanto ng prinsipe na niloko siya, at naghahanda ang batang babae na tapusin ang kanyang buhay. Sinubukan siyang iligtas ni Owen, ngunit bigla siyang napahinto ng isang palaso.
Nagtataka si Yuya kung saan nanggaling ang palaso, ngunit nagsimulang umatake ang batang babae ng higit pang mga palaso. Nagtataka si Owen kung ano ang kanyang hinahangad, at ibinunyag ng batang babae na sinusubukan niyang lipulin ang lahat ng sangkatauhan. Ang mga kabalyero ay nakikipagpunyagi laban sa mga palaso, at tila ang batang babae ay may kakayahan din na malaman ang kanilang mga galaw. Naghahanda ang batang babae na tapusin sila, ngunit ginamit ni Yuya ang kanyang magic power para alisin ang lahat ng mga palaso. Nagpasalamat si Owen sa pagligtas sa kanilang buhay, at napagtanto ng batang babae na siya ang Yuya na kanyang hinahanap. Gusto niyang lumaban kay Yuya, ngunit napansin niyang naubos na niya ang kanyang kapangyarihan kaya nagpasya siyang umatras pansamantala. Ang prinsipe ay dinala, ngunit si Yuya ay naiwang nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng batang babae. Si Rager ay dinala sa harap ng hari, at tinanggal ng mga bantay ang kanyang maskara at damit na inihayag ang kanyang katawan na nababalot ng mga galos. Nahihirapang tingnan siya ni Lexia, at nalaman na si Lexia talaga ang may pananagutan sa kanyang mga pinsala dahil minsang nawalan siya ng kontrol sa kanyang magic, at siya ay nahuli dito. Sa kalaunan ay nabaliw ang prinsipe pagkatapos matamaan ang magical energy ni Lexia at nagkaroon siya ng pagnanasa para sa paggawasak, at ang tanging paraan upang pigilan ang pagnanasa ay ang magdulot ng higit pang pinsala sa kanyang katawan. Sinisisi niya ang hari sa hindi pagtulong sa kanya, at hiniwalay siya sa publiko dahil hindi na siya karapat-dapat na maging unang prinsipe. Tinitrato siya na parang wala lang, at nakaka-relate si Yuya. Gusto lang ni Rager na matapos na ang kanyang paghihirap at nagmamakaawa siyang patayin. Biglang humarang si Yuya, sinasabing baka makatulong siya at inilabas niya ang kanyang healing juice. Sinubukan ni Rager na lumaban sa una, ngunit ang kanyang mga galos ay tuluyang gumaling. Nagulat ang lahat at mabilis na humarap sa salamin si Rager. Hindi siya makapaniwala na gumaling, at ipinaliwanag ni Yuya ang kanyang juice na ginawa ay mula sa mga halamang gamot. Nagulat ang hari dito, dahil isa talaga itong maalamat na halamang gamot, at pinasalamatan niya si Yuya sa paggamit ng isang pambihirang bagay upang pagalingin ang kanyang anak. Ngunit sinabihan siya ni Yuya na huwag mag-alala dahil talagang itinanim niya ito sa kanyang hardin. Nagsimulang tumawa si Rager, iniisip na kahit na gumaling siya ay nahaharap pa rin sa hatol na kamatayan. Nagtataka si Lexie kung anong mga krimen ang kanyang ginawa, at sinabi ng hari na gumawa siya ng maraming pagtatangka sa isang buhay. Sinabi ni Lexie na dahil laban sa kanya ang krimen ay nagpasya siyang patawarin na lang ang kanyang kapatid. Nabanggit ng hari na hindi ito ganoon kadali na sinabing sinalakay din siya ni Rager. Ngunit iginiit ni Lexia na patawarin din niya si Rager at sa wakas ay pumayag ang hari, kaya nagawang iwasan ni Rager ang kanyang sentensya. Pagkatapos nito ay sinasaalang-alang ng hari ang gantimpala ni Yuya. Iminungkahi ni Lexia ang kanyang kamay sa isang kasal, at nag-aalok din si Luna na pakasalan si Yuya. Ngunit ang hari ay nagbigay sa kanya ng title na Lord Knight, pati na rin ang pagbibigay sa kanya ng lupa at isang mansyon. Pumunta si Yuya sa kanyang silid upang magpahinga, at agad siyang nakatulog. Gayunpaman, nanaginip siya na nakikipaglaban sa misteryosong babae, ngunit siya ay natalo at bigla siyang nagising. Kinabukasan sa paaralan, inanyayahan si Yuya ng kanyang mga kaibigan na tumambay, ngunit nagmamadali siyang umalis pagkatapos ng klase at dinaanan pa niya si Kaori. Habang tumatakbo siya pauwi, ang tanging nasa isip niya ay ang misteryosong babae. Umalik siya sa kabilang mundo, nagsasanay sa abot ng kanyang makakaya, para maging handa siya sa pakikipaglaban sa mga vile. May naramdaman si Knight at bigla silang inatake. Nagpakita ang babae, at nagtataka si Yuya kung bakit siya inaatake. Ipinahayag ng batang babae na siya ay pumunta para sa paghihiganti dahil si Yuya ang taong maaaring makahadlang sa kanyang mga plano. Samantala, makikita si Kaori na pumunta sa bahay ni Yuya, na gustong mag-aral na kasama siya. Bukas ang pinto at pumasok siya sa loob na tumitingin sa kabilang mundo na umaasang mahahanap si Yuya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga pagsabog sa dikalayuan. Inilunsad ng batang babae ang kanyang mga palaso kay Yuya, ngunit inatake niya ito at nagawa niyang matamaan na sinundan ni Knight. Ang babae ay humanga kay Yuya, iniisip na kailangan niya itong patayin bago pa lumakas. Nagsimula siyang umatake at napansin ni Yuya si Kaori. Si Yuya ay nabigla at sinubukan niyang protektahan si Kaori, na humantong sa isang pagsabog. Ang batang babae ay naghahanda upang tapusin si Yuya, umatake siya gamit ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Ngunit biglang dumating si Usagi at sinangga ang pag-atake. Umihingi siya ng paumanhin sa pagiging huli na sinasabing siya ay gumagawa ng ilang pagsisiyasat, at nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Yudi. Natuklasan din niya na siya ang alagad ng Divine Archer, at ibinunyag ni Yudi na pinatay ang kanyang master kaya naghahanap siya ng paghihiganti para dito. Sinabi niya na si Usagi ay nagpapakita lamang kapag huli na ang lahat,
at ang kanyang master ay palaging pinoprotektahan ng mga tao ngunit sa kalaunan siya ay ipinagkanulo ng mga ito. Sinabi ni Usagi na trabaho nila bilang mga divine ang lumaban sa mga vile, at sinabi niya na ang paggamit ng kanilang divine skills para sirain ang mundo ay labag sa kasunduan na mayroon sila sa planeta, ngunit sinabi ni Yudi na minanalamang niya ang divine skills mula sa kanyang master, at hindi kailanman kinuha ang title bilang isang divine kaya hindi siya kasali sa kasunduan. Patuloy silang lumalaban at ginaya ni Yuya ang galaw na ginamit ni Usagi upang iligtas siya na lumikha ng isang pambungad at sinipa siya ni Usagi. Tumanggi siyang sumuko sa kanyang paghihiganti na nakikita ang mga tao bilang walang halaga at sinimulan niyang gamitin ang kapangyarihan ng vile. Napasigaw siya at halos hindi na makayanan ni Yuya dahil sa lakas ng kapangyarihan. Inatake niya si Usagi at naglaban ang dalawa na tinamaan si Usagi at mukhang masama ang mga bagay, ngunit biglang tumakbo si Akatsuki patungo sa laban na inactivate ang kanyang skill na Holy Ground, at inalis nito ang kapangyarihan ni Yudi na nagbibigay ng pagkakataon kay Yuya na umatake. Pinanggit ni Usagi na bukod sa Divine, mayroon ding mga Holy Beast na pwedeng lumaban sa mga Vile, at si Akatsuki ay tila isa sa kanila. Sinabi niya na hindi na dapat muling magamit ni Yudi ang kanyang Vile na kapangyarihan, kaya nagpasya siyang ipaubaya ito kay Yuya. Nagmamadaling lumapit si Kaori, ngunit biglang may halimaw sa kanyang likod. Tinapos ito ni Yuya sa isang atake at si Kaori ay nabigla. Ipinaliwanag ni Yuya na ganito ang buhay niya sa mundong ito. Iniisip niya kung natatakot ba si Kaori na makita siyang pumapatay sa kanyang harapan. Inaamin ni Yuya na nag-level up siya sa mundong ito, iniisip na siya ay isang cheater, at hindi siya magugustuhan ni Kaori kung hindi dahil dito. Ngunit sinabi ni Kaori na hindi iyon totoo, na sinasabing hindi siya nagbago mula noong unang beses na nailigtas ang kanyang buhay, nabanggit na palagi siyang mabait at nagustuhan siya nito simula pa noong una nilang pagkikita.